Ayan, good afternoon, good afternoon. Medyo malakas ata yung ating echo-echo. Ah. Magandang hapon, magandang araw, magandang takna ulit sa ating lahat. Ito po ang inyong Munting Tinig, ang Ordinaryong Filipino. Welcome po kayo dito sa ating Munting Tinig channel. Oras natin, alas 2:08 na po ng hapon. Ay, medyo malakas ata yung echo-echo natin. Okay, para malakas ata yung ating echo, paki-press 1 na lang kung maganda ang ating signal. Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Yon, welcome, welcome po dito sa ating Munting Tinig channel. Kung mga mahina po yung ating mga signal, ay pasensyahan nyo lang. O baka mamaya naka-private ito. So please lang guys, mag-comment down below kayo para malaman natin na kayo po ay nanonood. Hintayin po natin yung ating mga kababayan. Baka naka-merienda o nakatulog muna. Kaya hindi pa po nila nakikita or nag-notify yung ating live stream. Yung ating LS. Kamusta ang mga DDS? Kaya pa ba ipagtanggol ang mga Duterte? Kaya pa bang iupo sa pagkapangulo si Sara? Ako hindi naman kaya, aminin nyo na. Huwag nyong pahirapan ang inyong mga sarili, mga DDS. Okay, Miuka Santos, magandang hapon. O mag-comment-comment na para at least, then mag-likes. Okay, then mag-share. Magandang hapon po sa ating lahat. Hintayin natin kasi mag-alas 2 pa lang naman. Okay, hindi pa ako tapos sa replay. Uy, nag-replay ka pala, Ma'am Miuka Santos. Magandang hapon sa inyo, kaya hindi mo siguro naabutan. Mag-replay kayo, maganda po yung ating talakayan kanina. And syempre, maraming salamat din po once again sa lahat po ng mga sumusuporta sa pro-government vloggers. Yon, hello po sa lahat and maraming salamat. Thank you very much, Constantino Maranan. Okay, sa pagmamahal niyo po sa atin, syempre sa ating channel. Ay naku, napakainit ng panahon dito sa amin, guys. Kaya lang hindi ko mabubuksan-buksan ang pintuan kasi yung reflect ng ilaw, baka maapektuhan po yung ating lighting. Yan, Maria Mariam de Mabildo. Ayun, nanonood po sa atin from California, USA. Okay, sa gusto pong mag-support sa ating channel, of course, you can support our channel through Super Chat, pwede ding sticker, or pwede ding GCash. Okay, and syempre, sa pag-share at saka pag-likes, no, and of course you can support this channel by simply participating our discussion. Pwede kayo mag-participate sa ating discussion, ang pag-usapan po natin dito. Ayan, sa lahat po ng mga DDS, paano ba yan ang US at saka ang Japan mag-i-invest ng 100 billion sa Pilipinas? Ano, masakit na naman ba ang mga dibdib ninyo? Sige, iipo nina si Sara. Oh, para at least, no, kung may mabalitaan kayo ng mga ganyang klaseng investment. Sir R. In 2 Cents, magandang hapon sa inyo. Abangan natin yung ating mga kababayan po dyan. Ha? Pakishare, 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 and pakilikes. Okay, banata na naman natin yung mga sinungaling ng mga Duterte vloggers. And pasalamatan naman natin yung mga DDS vloggers na hindi man lang marunong magkwento o di man lang marunong mag-vlog para lang sa ganun. Na hindi sila manira, no? Manira at manira talaga sila. So, please, tayo naman ay labanan natin yung kanilang mga narratives, no? Sir R. In 2 Cents, nakikinig lang. Kamusta po kayo dyan, sir, and regards sa inyong mga co-worker. Okay? Si Ma'am Marian de Mabildo, nanood po sa atin from California. Wow, parang halos lahat ata ng mga nanonood sa atin meron na pong mga jacket. Oh, masayang-masaya ako. Kasi mga sulid po ng mga taga-subaybay. And syempre kahit mga bago na ating mga subscribers, basta magpakilala lang na supporter ng gobyerno at saka kahit PBBM and align po sa prinsipyo na ipinaglalaban po natin, very much welcome po sa ating channel. At huwag kayong magingi ng jacket or ng moderatorship, basta ibibigay ko po sa inyo yan for me to, ano, to observe, na for me to recognize ang mga sulid na mga subscribers at syempre mga followers ng Munting Tinig channel. Ang channel na ito ay para po to sa inyo. More than 100 na lang ang kulang. Aabot na natin ang 20,000 subscriber, mga kaibigan.
So maganda po ang balita sapagkat ayon po sa ating envoy ay mag-i-invest po ang Japan at saka ang Amerika o at last mga 100 billion sa Pilipinas. O asan pa ka? Di ba ngayon ay a-attend po or dadalo po ang ating mahal na Pangulo dyan po sa trilateral meeting kay between Japan, Amerika, and Pilipinas. Mami Lou RD, ayan kakatapos lang mag-team replay. Shout out, nag-enjoy ka ba? Mami Lou RD sa ating team replay o sa inyong pagre-replay. Kay Ate Yon, of course, dyan po sa ating mga kababayan sa Amerika. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, naimbag na adlaw, kakabsat from Mami Lou RD. Masakit naman po ang dibdib ng mga DDS. Paano yan? Batikos kayo ng batikos sa Pangulo. Travel dito, travel doon. O, tingnan ninyo guys. Merong 100 billion at last na i-invest ng Amerika at ng Japan sa Pilipinas. O, Pogi, shout out. Alan Balato, magandang hapon. I am a full supporter of PBBM 100%. Maraming salamat. Thank you, Alan, ha, Balato. Rogelio Cañete, magandang hapon at maraming salamat din sa pag-likes at saka pag-share. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sarah. Oh, kasi kaduda-duda talaga. Mantakin mo, hindi lang pala isa, hindi dalawa, kundi tatlo. Naalala ko si Susan. You steal the presidency, not once, not twice, but thrice. Diba? Imagine po that. O naalala ko talaga, ngayon, itong mangyayari. That's the facts, no? President PBBM already in America. Di kami nagagawa-gawa ng kwento dito, no? Malapit ka ng 20K, Sir Glenn, nakaka-proud. Thank you very much. Maraming salamat, Mama Lou RD, for always checking my subscribers. Ako ay nakaka-utang ko po sa inyo na mga nanonood po sa ating channel. Mama Ichang, hello po. Thank you very much talaga sa pagwalang sawang pagsuporta. Siyempre, hindi tayo aabot sa more than 19,000 kung hindi nyo pinagkakatiwalaan itong ating channel. Ang channel na ito ay hindi po nagpapakalat ng fake news. Okay, bumabanat ito sa mga vlogger. Okay, at the same time, sa mga kapwa natin Pilipino na mga tanga at mga bobo. Wala akong pakialam sa mga sensor-sensor ng YouTube. Diba? At yan ang katotohanan. Mga DDS, ano nang nararamdaman ninyo? Oh, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo ha, mga DDS kayo ha, mga ampalaya kayo. Okay? Oh, mga DDS, bago ninyo iupo si Sarah sa upuan ng Pangulo, butasan mo nyo muna ang puwet ng upuan. Huwag siya tatayo sa loob ng 6 na taon. Tanggalan nyo muna ng dila para totoo na no comment lang ang magagawa niya. At gawin nyo, pilayan nyo para hindi makatravel at makalakad. Dahil mga bobo at mga tanga kayo na mga DDS kayo. Okay, just now released na ng Pasig Trial Court ang warrant of arrest for Kibuloy due to qualified human trafficking, which is non-bailable. Kaya for this reason, Kibuloy will run and hide forever. Oh, parang daga lang, no? Tago dito, tago doon, hukay sa ilalim ng lupa, papunta sa butas ng kaduluduluhan ng sanlibutan hanggang makita niya doon ang kanyang master na si Satanas. Oh, sabi po ni Ma'am Perlatan, just now released na ng Pasig Trial Court ang warrant of arrest for Kibuloy due to qualified human trafficking, which is non-bailable. Kaya for this reason, si Kibuloy will run and hide forever and ever. Amen. Ay, naku, parang nilalamon ako ng lupa ng upuan ko. Wait lang. Okay, since nagkaisip ako at mabasa ko lahat, okay, ang aklat ni dating President Ferdinand Idrilin Marcos ay maka-Marcos na ako. At ipinaglalaban ko yon sa kung sino. Thank you very much. Good, Alan Balato. Mabuti na lang, hindi ka nalason.
Mabuti na lang hindi ka naging nagpakatanga at nagpakabobo dyan sa mga sinasabi ni Claire Edine Contreras at sa lahat po ng mga ano, sa lahat po ng mga bumabatiko sa administration. Okay, sabi po ni Fresco Valisur, kahit may balitang maganda para sa bansa, di yan pinapansin ng mga Marcos. Focus sila paano masiraan ang mga anti-Marcos. Focus sila paano masiraan ang pamahalaan. Bayad na kasi yung mga Duterte Basto supporters na mga gago. Sabi ni Rizalina Aleno, Sir Glenn, habang tumatagal lalo kang gumagwapo, eh parang ma-inlove na na. Ay, Ginoo ko, patawara Santisima. Magkano? Ilan ang edad mo, ma'am? Sige nga, magkaklaruhan nga tayo dito. Ma'am Rizalisa Aleno, shout out po, Ma'am Rizalisa Aleno, ha? Laging tumatagal, lalo akong gumagwapo. Habang tumatagal, gumagwapo ako at nai-inlove ka sa akin. So pwede ba, sagutin mo muna yung tanong ko, huwag magno-comment katulad ni Sarah, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo, ha? Sige, titingnan ko kung baka magkakatotoo yung hula na ang mga nai-inlove sa akin ay mga senior citizen o about mag-senior citizen. Wishing good day to all TVBM supporters. Good news po tayo. Ang mga bobo naman, mga DDS, sabihin na naman, eh, pangako na naman yan dahil mga mukhang pera ang mga DDS. Alam mo kung bakit? Gusto nila yung 100 billion ibulsa ni PBBM, dalahin at bibitin sa Pilipinas. Hoy, dadaan pa yan sa mutual understanding and letter of intent. At ipapaluad po yan ng ating gobyerno, yung mga pledges na yan. Kaya huwag niyong hanapan si PBBM na dalahin ni PBBM agad-agad ang $100 billion. Ha? Naintindihan nyo, mga ugok na mga DDS? Ayan, ayon po sa ating envoy, okay, ang US at Japan to invest at last 100 billion in the Philippines. Sabi po yan ni Jose Manuel Romualdez. Ayan, ang Philippine Ambassador to US. At ang pinaglalaban po ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, enough is enough. Okay, naabot na yung limit ang pasensya ng Pilipinas sa Marcos administration ngayon ay enough is enough. Okay, very good, Mr. PBBM, Mr. President. Yon, Twilight Zone, magandang hapon. Oh, like and share. Baka naman mamismerize na naman kayo diyan. Oo, baka mamaya matulad kayo kay Mama Rizalina Aleno na lalo daw ako habang tumatagal, lalo daw akong gumagwapo. Parang ma-inlove na ata siya sa akin. Diyos ko, for Diyos, for Santo, tinatanong ko, ma'am, maghunos dili ka. Ilang taon na po kayo? Constantino Maranan, shout out, ha? Shout out sa inyo. Napo, Diyos ko, Lord. Ang mga Duterte diehard supporters ng mga vlogger, binabanata ng pro-government, hindi po sila makakaporma. Nako, pro-government vlogger lang palang katapat ng mga Duterte supporter vlogger na to. Dahil po sa mga pro-government vlogger, nabisto yung kanilang mga kasinungalingan, nabisto yung pagiging tanga at saka mga bobo nila. Maya na kayo, isarado nyo na channel nyo. Oo, sagi kayo ka-vlog-vlog dyan, pinagkikitaan na nga ninyo yung, yung YouTube pagkatapos fake news pa yung ipapalabas ninyo. Makapagsalita lang kayo, makapanglait kayo sa presidente. Hindi namin nilalait si Sarah. Sinasabi namin yung katotohanan na wala talaga siyang magagawa. Na ngayon, kung gusto niyong iupo si Sarah Duterte, ang advice ko lang, o bago niyo siya iupo si Sarah sa upuan ng Pangulo, butasan niyo muna yung puwet niya. Okay, doon siya tatatae, doon siya iihi. O huwag siya tatayo sa loob ng 6 na taon. O tapos tanggalan niyo na lang siya ng dila para at least makatotohanan na hindi siya pa makapag-comment. O pagkatapos, kung ayaw ninyo sa foreign trips ng presidente, hala sige, pilayan nyo siya para hindi siya makalakad, hindi siya makatravel, para wala siyang gasto. O kasi binabanatan nyo si PBBM na travel dito, travel doon, ginagasto ang pera ng taong bayan. O gawin nyo si Sarah, pilayan nyo para dyan na lang siya nakaupo habang buhay. Gawin nyo 20 years, pipi siya, o bingi pa siya, bulag pa siya, gawin nyo muna siyang disabled. O para nang sa ganon, ay epektibo ang kanyang pamamalakad kung nandyan lang siya sa loob ng Malacanang nakaupo sa butas na upuan. Ah, talaga naman kayo, nakakainis kayo, ha. Oh, ay chang konnichiwa. Age doesn't matter, Sir Glenn.
Sabi po ni Mami Luardi. Sabi ni Fresco Valley, sir, magkakaalaman pagbalik ng ambassador ng China. Pinapatawag ni PBBM. Ano itong gentleman's agreement ni Digong sa China? Dahil nagkontrahan ng liberasyon ni Roque at pinasisinungalingan ni Panelo. Okay, ibig sabihin, talagang mag-aaway. Kasi sabi ni Panelo, fake news daw po ang gentleman's agreement. So sino po ang reliable sa dalawang aso ni Rodrigo Duterte? Si Panelo ba o si Harry Roque? Ayan, shout out! Good morning, Sir Glenn. Basang sisiw ngayon ang mga Duterte. Iniit si puwera sila ng mga Pilipino dito sa Saudi. Naku, Diyos ko, mayroong balita. Oo, hindi daw inoprubahan. Parang hindi ata inoprubahan ni Governor ang rally nila. Sabi ni Ma'am Perlatan, dahil walang forever eventually, Kibuloy will surrender since he is not used to a hard life. So what will happen? O ayan, o yan ang mangyayari ngayon. O ngawa ba ng Russia at China yan? O dito Pilipinas, a true ally is a true understanding. Sabi ni Pogi. O nagawa ba ng Russia yan? Nagawa ba ng China yan? Ha? Mag-invest ba ang China ng ganyang kalaki? Mag-invest ba ang Russia ng ganyang kalaki? O tingnan nyo yung US at saka Japan, the true ally of the Philippines, about to invest at last a matter of $100 billion. O kung si Sara Duterte ang pangulo na ipinagmamalaki ninyo, ha, na pangulo daw kuno sana kung hindi daw nakiusap si PBBM na vice president na lang ang takbuhan ni Sara Duterte. We, president, we, di nga. Age doesn't matter unless that matter doesn't age. Yung acquire immunodeficiency syndrome. O, Carl Caballo, shout out po sa inyong lahat. O ayan, sa lahat po ng mga nanonood sa atin. O magkano equivalent sa peso nun, sir? Hindi ko maintindihan ilan kung magkano equivalent 100 billion pesos. O $100 billion. Yan, sabi ni Mami Luardi, Sir Glenn, hindi na gentleman agreement. It's a secret agreement. O, di ba? O, sabi ni RC the Explorer, Japan, good quality versus China, poor quality. Kaya kayo na mga Duterte supporters dyan, na talagang palong-palo at paniliwang-paniwala kayo sa panggagago ng China sa issue ng West Philippine Sea na ang bansa pa natin ang talagang pinapamukhang masama. Tingnan ninyo, tingnan nyo, supportar kayo ng suporta sa China. Di kayo naawa sa mga Pilipino na nagkakaroon ng resupply mission dyan sa West Philippine Sea. Hello, Dong! Good afternoon! Dong PH. Yan, Debbie Pajardo Miguelaw, shout out. Di kaya palusot ni Digong na joke lang ang gentleman's agreement nila kay Xi Jinping. Yan ang gawain niya pag nabuking. Kalukuhan. Nga stupid pang naniniwala. Correct! Tingnan mo ha, Presi Valde, shout out. Bakit masasabi natin na si Digong Duterte, okay, si Digong Duterte mahilig mag-imbento ng kwento, mahilig mag-joke-joke. Ano ang ginawa niya kay Trillanes nung panahon na kuno nakuha niya ang mga bank account ni Trillanes? Yun pala ay inimbento niya pala yung account number. Nung pinaluha, pinatulan siya ni Trillanes about doon sa issue ng mga bank accounts na nakuha ni Duterte, yun pala ay ginawa niya lang pala yun, inimbento niya lang pala. Ganon ang presidente na suportado ng mga vlogger na mga bobo. Oh, di ba? Magandang hapon kay Nolito Sanchez, nanonood po sa atin from Baguio. Oh, Ma'am Aichang, Miss Presi Valdez, thanks and welcome here. Maraming salamat, nanonood sa atin from Macau. Ang dami po talaga, parang tuloy gusto ko nang pumunta ng Singapore. Kasi ang dami po natin mga kababayan na mga nanonood sa atin. O, hindi ba mahirap pagpunta ng Singapore? O, for example, Hong Kong, Thailand, Vietnam, o Taiwan. O, ay grabe. Magandang hapon sa inyo dyan. Shout out po sa inyo. O, huwag kalimutan mag-share. Huwag kalimutan mag-likes. Oras natin, alas 2:27 na po ng hapon. Sa mga bago po dito, sabi ni Pogi, pinag-aaralan na sila kasuhan ni Senator Trillanes at Senator Laila Dilima. O ayan, may karapatan naman si Trillanes na magkaso kay Rodrigo Duterte. Siyempre kay Dilima, ginawang impyerno ni
digong ang buhay ni Dilima. Nakulong si Dilima mahigit 7 taon. Dahil lamang po sa kaso na kung saan ay nakipagsibuatan daw di umano itong former Department of Justice Secretary at di kalaunan ay naging senador ng Republika ng Pilipinas sa katauhan po ni Laila Dilima. Pinagdusahan ni Laila Dilima yung pagiging cuddler niya daw di umano ng mga drug lords. Sabi po yan ng prosecutor. Sabi po yan ng mga kaalyado ni Rodrigo Duterte. Alam ko yung mga kaalyado ni Rodrigo Duterte na nag-implicate. Okay, na kung saan ay nagpakulong kay Dilima, sising-sisi sila ngayon. Okay, admiring beach hamnak, watching from, of course, Saipan. No more Duterte all the time. Uy, may nanonood po sa atin from Saipan. Baka may mga taga-Burma, may mga taga-Laos, Laos Republic, mga manonood sa atin, mga ASEAN people. Thank you very much. Ayan, sabi po ni Presi Valdez, pinapanood ko muna ang isang vlogger kung maka Marcos. O, nakaka-stress na kasi paninira mga anti-Marcos sa ating gobyerno. Dahil alam lang nila, Ma'am Presi Valdez, ang mangbalahura sa gobyerno. Ang alam lang ng mga DDS at mga DDS vlogger, ang bastusin, ang gumawa ng fake news dahil mga fake news peddler sila. Nakapag-aral ata sila ng master's and doctoral's degree sa fake news making. Kaya pag nabutata sila ng pro-government blogger, tiklop ang mga buntot nila. Okay? Lumiliit ang mga bahag nila, mga bayag nila. Ganon ang mga Duterte diehard supporters ng mga vloggers. El Maliego, shout out. Pinagloloko ni Digong ang sambayanan kapag nabuking kalokohan niya, palusot niya, joke lang, okay? Tapos dinadaan lang niya sa joke para justify ang kalokohan niya. Delikado pag ganyang klaseng leader. Correct. Anong nangyari? Binaon niya sa utang ang Pilipinas? Di ba? Maraming nawala ng trabaho dahil sa palpak na pag-handle ni Rodrigo Duterte at ng kanyang administration doon sa pumutok na pandemics na kung saan part po ng depopulation program ng mga shadow at saka mga tinatawag po natin mga dark world, no? Shadow government. Control the government. O, saan po ang nagyaman? Pharmaceutical company na nagpo-produce ng mga vaccine. O, yun po ang mga nagyayaman. Tapos yung mga taong mapagsamantala during that time. Okay? Sige. Shout out everyone. Maraming salamat sa mga nanonood at syempre sa mga nag-share at saka mga likes. Ako na lang mag-remind sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-likes at huwag niyong kalimutan mag-share. O ano na mga Duterte supporters? Hindi ba nasaktan kayo dito sa balita na ito na kung saan ay ayon po kay Jose Manuel Romualdez, ang ambassador ng Pilipinas sa Amerika, ay talagang mag-i-invest po ang Japan at saka Amerika ng at least 100 million sa ating bansa. O nagawa ba yan ng Russia? Nagawa ba yan ng China? O I will forever support BBBM. Maraming salamat, Ma'am De Malido Mariam. Nagana po talaga ako ng mga tao, ng mga Pilipino in and outside the country na talagang loyal. Okay? Loyal po sa gobyerno, loyal sa administration, loyal kay PBBM. O, yan ang aking talagang hinahanap dito. Ayaw ko yun ng mga plastic. Dahil mabibisto ko po ang mga plastic dito. Yung mga nagkukunwaring BBM supporters sila, yun pala ay mga patraidor na lumalaban. Nako, mabibisto ko kayo dito. Sabi ni Ma'am Perlatan, it is possible that the gentleman's agreement was just a fake of his imagination, but this joke will not be acceptable by Beijing. O, eh, syempre, pero alam mo, sa totoo lang, hindi talaga malayo na wala silang usapan. Kasi bakit ganun-ganun lang hindi kayang i-honor ni Rodrigo Duterte ang arbitral ruling at sinabi niyang it is just a piece of paper. O, klarong-klaro talaga na nagtraidor talaga sila sa sabayan at klarong-klaro talaga na wala silang ibang ginawa. Sabi ni Mamilo RD, Facebook subscriber mo pa ako, Sir Glenn, kasi nakaka-educate ang way of vlogging mo. Informative, parad hindi nakakabobo. Oy, maraming salamat naman. Oh, sabi ni Rowi, lagot siya sa China, kaya takot na sila. Oh, nagtago na si Digong. Oh, nagtago na si Digong, nagtago na si Kibuloy. Paano yan Kibuloy? Oh, nakikipag-partner pa sa CPGN ng SMNI. Oh, ngayon pala iniwan na kayo ng China. Oh, paano yan ngayon? Oh, eh paano nagiging nagsobrang mayabang kayo, gahaman kayo kasi akala ninyo kayo lang ang matalino.
O kasuhan si Maudig, Creator ng Pilipinas. At abangan po natin yan. Kasi naghain po ng resolusyon si Risa Ontiveros para dinggin ng Senado, okay, ang gentleman's or secret agreement ng Pilipinas sa panahon ng Duterte administration at sa Beijing. So abangan natin yan kung ano yung magiging development. Pamela din, shout out. Carlos Moreno, magandang hapon. Pinapakasuhan ni Senator Gordon yan si Duterte, malaki na bulsa nila during pandemic. Mga friend ni Duterte na sa businessman sa Davao, kumita 400 or 40 billion allegedly ang kinita ni Duterte. Nagkaroon po ng investigation ang Senate Blue Ribbon Committee under po sa pamumuno ni former Senator Gordon, no, Dick Gordon, ang problema binastos ni Rodrigo Duterte. Ganon si Digong, kapag may kumontra sa kanya, babastusin niya, sisirain niya personal, hindi niya sasagutin sa issue, kundi pipersonalin niya. Kaya minura niya ng minura at sinira niya ng sira si Gordon, kaya hindi tuloy pumasok si Dick sa Senado. Leching Dick yan. O, yung Dick ni Dick Gordon, hindi pumasok sa Senado. Natalo si Dick Gordon. Kasi dapat, naminiwala kasi ang mga Pilipino kay Rodrigo Duterte. Binastos niya eh. O, dinerty politics ni Digong. O, si Dilima, dinerty politics niya. Si Trillanes, dinerty politics ni Digong. O, ngayon, they already harvested what they saw. Okay? Shout out everyone, magandang umaga, magandang hapon, at huwag pong kalimutan. Oh, bye-bye and Sally. Huwag natin iboto ang mga alipores ni Digong at huwag nating bigyan ng pagkakataong maging pangulo si Sara Duterte. Kaya ang advice ko sa mga DDS, bago ninyo iupo si Sara sa upuan ng pangulo, okay, diyan sa May Malacañang at gusto niyo ipalit kay PBBM, ang gawin po ninyo, butasan niyo muna ang puwet ng upuan niya, doon siya tatae, doon siya iihi. Ang taga-harvest ng tae niya at saka ihi niya, si Banatbay, si Maharlika, o mga Banateros, o ayan, o mga Duterte supporter ang harvest ng kanyang ihi at saka tae. O, tapos ang mangyayari dyan, dahil puro lang naman comment, si Sara Duterte, putulan nyo na lang siya ng dila, tanggalan nyo siya ng dila, tapos pilayan nyo siya para hindi makatayo. Dahil ayaw nyo man ang presidente na mag-travel, ayaw nyo man ang presidente na mag-foreign trips, ayaw nyo man ang presidente na pupunta ng iba't ibang mga bansa, edi i-elect nyo si Sara, pero pilayan nyo muna, gawin nyo munang, ano, gawin nyo munang bulag, gawin nyo munang pipi, at saka bingi, at saka pilay, para hindi makalakad, at hindi maka-attend sa mga foreign trips, para wala kayong gasto ng pera ng taong bayan. Mm. Sir Glenn, nagla-lunch ako. Ay, sorry! Oh, pasensya na, hindi ko kasi nakita. Hindi ko kasi gamit, Ma'am Ai Chang, yung aking tinatawag po na ano, na bulang kristal. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Ang dating maningning na Duterte, walang ilaw na. Unti-unting nawawala. O sabi naman ni Sara, balutin nyo na lang ako at itapon sa iniduro. Hindi na ako mananalo sa pagkapangulo. Kaya gawin ninyo agawin kay PBBM. Nan. Ganon ang mga nangyayari. Balutin nyo na lang si Sara at itapon sa iniduro. Para nang sa ganon. Okay, VMB Rico Blanco. How shout out sa imo. Resign Sara, shukran. O Josefa Oliva Lopez, shout out everyone. Magandang balita po yan, Sir Glenn, sa US, Japan, na mga invest ng $100 billion sa Pinas. Sana yung pera na yan i-invest yan sa pag-joint drill exploration, gas, oil, EEZ, West Philippine Sea, para magmura ang mga gasolina. Aabot tayo dyan. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Dahil kaduda-duda na ang ginagawa. Walang suporta sa pangulo si Sara. Oh, ganon. Magandang hapon, pwede siya sa gate ng Malacañang.
bantayan. Siya yung PSG. Shout out everyone. Maria Organic Vlog. Uy, may Maria Organic Vlog pa pala. Nanonood po sa atin from Moscow. Ayan, Rowy. Hello, shout out. Oh, singeress na si Sir Glenn. Totoo naman, Sir Glenn, saan ang manika mo? Nandito po sa akin, Irish Panezal Esplago. O, nandito po, oh. O, ayan. Andyan yung yellow, andyan yung pula. Shout out, everyone, Sir Rosales. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Kaya galit, didiis na tanga. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Kaduda-duda kasi mga ginagawa. Balutin nyo na lang si Sara at ipasok sa iniduro. Hindi man mananalo yan. Istorya lang yung manalo-manalo na yan. Kung hindi nga mang-agaw ng kapangyarihan yan, hindi nga makaupo sa upuan ng presidente yan. Hello, BT. Watching from Italy. O, si BT, nanonood po sa atin from Italy. O, Italy si Sara. Nagpalabas na ng desisyon ng court. O, ayaw ko kayo mga kaibigan, ha? Sabi po kanina ni mayroon tayo na balita kanina ni Ma'am Perlatan. Pagkatapos ngayon, si Robin Vinaflor na naman, hindi Robin Padilla, ha? Si Robin Vinaflor nag-inform na naman sa atin, nakakalabas lang daw po. Naku, Diyos ko, parang minamalas ata si Kibuloy. Lumabas na po. Nagpalabas na ng desisyon. Okay? Ang Pasig Trial Court. Sa kaso po niya na qualified sa human trafficking. Non-bailable po yun. O, kaliwat kanan na. O, kaliwat kanan na ang mga humahabol kay Kibuloy. So, papano ngayon yan, Admar? Papano ngayon yan, Roque? Papano ngayon yan, Panelo? Goodbye, Kibuloy. Okay, Annalisa Marcos, nanood po sa atin from Hong Kong. Sir Glenn, ano man, ang ganda ng song nyo. Bagay po kay BP Sara. Ma'am Priscilla Sepcion, shout out. Yup. Kakalabas lang ng Pasig Regional Trial Court ng warrant of arrest kay Kibuloy at kakasuspend lang din ng governor ng Davao kaya nagwawala si Baste ngayon. Paano yan? Sinuspinde? Sinuspinde? Sir, ikaw na lang mag-abogado kay Kibuloy. Ayaw ko. Diyos ko. Mga bobo na ngayon mga abogado. Tapos sa saan? Uy, paano yan? Nagwala daw si Baste? Governor? Sinuspended ng governor? So, ibig sabihin, paano na lang yun yung mga utog rally? DDS, oh. Mga DDS, suspendido daw ng governor. Oo, hindi daw kayo pinayagan. So, tatawa ako. Tatawa tayo lahat, sabay-sabay tayo. Sampal sa mga Duterte yan. Hindi pinagbigyan, ay kawawa naman. Oh, wala nang rally ang mga palautog. Tawa ng tawa si Digong. Iiyak na lang si Bunggo, iiyak na lang si Basti. Iiyak na lang si Bunggo, iiyak na lang si Basti. Wala nang rally, paano na lang ang mautog rally? Wala nang palautog, hindi po binigyan ng pagkakataon na mag-rally. How true ang pasabog ni Labrador about Aimee. Hayaan mo yan si Labrador na yan, walang kwentang vlogger yan. Husi Chong, wala nang drama, wala nang palautog, wala nang mga mautog rally. Kaya nga galit na galit si Basti. Nagwawala si Basti. Weh! Good job, Governor! Good job! Kamusta naman? Kaya si Kibuloy ngayon, naku, Diyos ko, Santissima Trinidad. Syakit-syakit naman, Glenn, at tuloy. Wala nang impluensya ang mga Duterte.
sa sarili nilang lugar ang maisog. Imagine, mukha pa ni Rodrigo Duterte, former president, ang nakabalandra doon. Akala ninyo dahil ginamit ninyo yung mukha ni Dugong, akala ninyo suportahan na. Ilang strike na sinuspindid, hindi pinagbigyan ng taga-Bulacan. Pagkatapos ng isa pa na lugar, tapos pa, ngayon pa naman sa Davao, na sinasabi ng mga DDS na 100 makusuportado ng taga-Mindanao, mataas ang rating ng taga-Mindanao sa mga Duterte, pero, naku, sarili niyong lugar, hindi kayo pinagbigyan na mag-rally. Paano niyo may papakita ang mga palautog dyan na mga nag-rally sa mautog rally na yan? Yung governor ng Davao ang sinuspindi, naubos na kakampi nila. Dapat ganito, hindi lang dapat governor ng Davao ang sinuspindi. Oh, naku Diyos ko, Lord Santissima. Paano na lang yan? Ang mga palautog at saka mga isog, wala nang kakampi. Ang mga palautog at saka mga maisog, sinuspindi ang governor. So dapat pati yung rally nila, suspindi rin din. Oh, ang kakampi na lang nila si Alvarez at saka si Pulong Duterte. Oh, so ibig sabihin, di na bintahe mga Duterte, ala talagang forever. Wala talaga. Anong nangyari dyan? Paano na suspended ang governor? Ha? Governor ng Davao. Bakit sinuspended? Ano ang ginawa niya? Ay, naku Diyos ko Santissima, supporter pa nilang ng mga Duterte yun. Oh, kaya pala na. Alam mo si Basti Duterte, nagsalita pala yan, ha? Kinukumpara niya pala si PBBM kay Mussolini at saka sino ba yun, yung Russian leader. Oh, may you rest in peace. Oh, sabi ni Roberto Ocampo. Amen. Mga Pilipino, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kaya po natin binoto bilang maging pangalawang pangulo si Saranyo dahil lang po kay PBBM. Ako rin. Oh, nasa LS kanina ng mga DDS vlogger, live si Baste, nagwawala. Nagwawala dahil sinuspended ang governor. Sa dagat na lang sila magrarally. Pero hindi, gagawa ng paraan yan. Okay. Gagawa at gagawa yan ng paraan para ipakita nila. Yan ang resulta ni Maudig sa pagsisira kay PBBM na tinatawag na bangag. Kaya yan ang bumerang sa kanila, mga Duterte. Sir Glenn, si Pulong Duterte na may kinalaman sa droga kaya imbiistigan na dati ni Senator Gordon doon mismo sa bodega. Sabi ni Warren, dapat kay Basti pa drug test talaga. Bakit nagwawala ka, Mayor? Anong problema mo, Mayor? O kung halimbawa sinuspended man talaga yung governor ng Davao, o bakit ka nagwawala? Eh sige nga, sige. Sis, may naisako ka na agad. Sa China na lang kayo mag-rally. Sana nga talaga hindi matuloy. Masuspended ang mga palautog at saka ang mga mautog rally na yan. Oh, malaking kahiyan sa kanila yan. Under sila ng DILG department. Lumipat na lang sila ng Saba. Kung ayaw nila pagpasakop, mga hangal, mga ayaw patatalo, mga abnormal. Shout out everyone na. Oh, yan ang resulta ng pagiging mayabang. Sa dagat na lang sana kayo mag-rally. Kung totoo man na may nasuspended, isuspended daw, tana totoo, dapat na masuspended yung mga rally nyo, walang kwenta yan. Imbis na magpapahinga pa yung mga nanay, asikasuhin pa yung mga asawa, magtimpla pa ng gatas, magiging mabuting ama at saka ina, binibisit nyo pa yung mga schedule nila dahil gusto nyo lang iupo si Sara. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Tikir-tikir siya lang isa, ngayon ay tatlo na. Yan ang dahilan kung bakit ako kumakanta. Pag umalis si PBBM, caretaker lang si Sara. Dahil nabisto ka duda-duda, kaya unti-unting nawawala
ang tiwala kay Sara. Hindi makontent ng mga DDS ang ganitong mga sitwasyon. Kamusta naman mga DDS? Oh, compose ka na naman sa... Noon, pag si PBBM ay umalis papuntang ibang bansa na tinitira ng tanga, si Sara lang ang isang caretaker. Pero ngayon ang isa, naging tatlo na sa gitna si Sara. May gwardya pa. So ikaw, Sara, hindi ka kikatiwala. Ang payo ko sa mga DDSheets, magsarili sila ng bansa. O gawin nyo, Pangulo, si VP Sara para matapos na ang kahibangan ninyo. Diba? Sabi ni Michael Olario, I mean, anuhin daw ang katapangan pag wala naman daw bala. E di, pwede naman utot, pwede naman laway, pwede naman ihi. Diba? Oh, naku Diyos ko, Santissima Trinidad. Paano? Bantay sa lakay si VP Sara. Kaya noong una, ang caretaker, iisa. Ngayon, tatlo na. Sa gitna si Sara, may bantay na dalawa. Baka mag-rally at traido rin ang presidente. Noon, ang caretaker ng Pilipinas ay iisa. Ngayon ay tatlo na. Sa gitna si Sara, may bantay na dalawa. Dahil kaduda-duda, traidor ang ama. O, oh, diba? May gentleman's agreement sa China. Judas ang kasama. Pilipinas bininta. Ganyan si Sara. No comment pa. Ay, nako Diyos ko. Sandi si Matrino. Bahala na kayo. Ngayon. O, oh, diba? Bahala na kayo dyan. Tatlo katumbas ng Pangulo. Efficient, competent, lovable to fellow country. O, oh, diba? Pag umalis si PBBM, ang caretaker iisa. Ngayon ay tatlo na. Sa gitna si Sara. May bantay na dalawa. Dahil kaduda-duda, ang amay traidor pa. May gentleman's agreement sa bansang China. Ang mga abogado, tatanga-tatanga. Pati mga vlogger, sinungaling pa. Ganyan ang Duterte. Baho mga tae. Hala. Wala nang tiwala. Ang Pangulo kay Sara, hindi nila makontent. Ay, Diyos ko, my God, patawara, Santissima. Oh, Diyos ko, oy, maraming salamat kay Kapitan Dong. Ay, alam mo, talagang mahal talaga ako ni Kapitan Dong. Gusto ko, bubuka ang bulaklak, papasok ang hari. Ah, Diyos ko, Lord. Okay, basahin po natin dito ang ibinigay po sa atin ni Kapitan Dong. Oh, basahin natin dito na ako, Diyos ko. Mga Duterte supporter. Oh, ayan. Oo, oh, mga supporter ni Kibuloy. Makinig kayo, basahin ko mga supporter ni Kibuloy. Basahin din kaya to ng mga DDS vlogger. Basahin kaya to ng mga DDS vlogger. Ayan, mga kaibigan, mabasa-basa pa ang balita. Okay, basahin, isa namang arrest warrant ang inilabas ng laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Kibuloy. Ngayon lamang April 11, 2024. Sa inilabas na dokumento ng Pasig Regional Trial Court Branch 159, kasama rin sa warrant ang limang iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking. Pinamalas ata si Kibuloy. Ano nangyayari dito? Bago matapos ang term ni PBBM, ilan kaya ang magiging caretaker ni PBBM? 'Di ba? Dahil hindi katiwa-tiwala ang presidente. Hindi katiwa-tiwala ang bago, ang tawag niya pangalawang presidente pala. Hindi katiwa-tiwala ang pangalawang presidente, kaya ayun. Pero sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi talaga niya ginawang caretaker si Lenny. Sigurista ang matanda eh. Oh, nag-antay si Sara na matalisod si PBBM. Good job PBBM. Mabuti nag gising ka kaya tiyak na tayo, hindi na dadalhin si VP Sara, si PBBM dito pa lang, pinutol na ni PBBM ang tiwala kay VP Sara. Pag umalis si PBBM, papuntang ibang bansa, ginawang caretaker, noon iisa.
si Sara lang. Ngayon ay tatlo na. Si Sara sa gitna, may dalawa pa nagbabantay sa kanya. Dahil kaduda-duda, traidor ang ama. May secret deal sa China. Weh! 20 years in prison sa isang kaso pa lang, sabi po ni Glenn Lasado Video. Ayon. Kami-kaniku, shout out. Maayong hapon sa tanan, sabi po ni Glenn Lasado. Gusto ko bubukaka ang bulaklak pagpasok ang hari, sabi ni Manggorio. Yan, shout out sa inyong lahat. Aba, may good news, Sir Glenn. Nahuli na si Kibuloy doon sa teritoryo nila. Basta nakita na lang siya pero di siya pumalag sa mga kapulisan. Sigurado kayo? Makita nga ba kayo? Naku, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Mga flash report. Sigurado yan, warin espirito, na nahuli na si Kibuloy. Baka mamaya mag-fake news tayo niyan, ha? Cedro Madrid, shout out. Pero ito po, maraming salamat po kay Kapitan Dong. So ito po ang nilalaman ng another Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, City of Pasig Branch 159, Peoples of the Philippines versus Apollo Kibuloy, Jacqueline W. Roy Crescente, Canada Inting Pauline, Canada Ingrid Canada, and Sylvia Simanes. Order for resolution is the motion to defer, suspend proceedings and hold in abeyance insurance of warrant of arrest filed by the accused through counsel dated March 21, 2024, to which the prosecution filed its comment opposition thereto dated April 4, 2024. In their motion, the accused pray for the suspension of any criminal proceeding against them and to hold in abeyance the issuance of any warrant of arrest pending the resolution by the Secretary of Justice of their motion for reconsideration. On the other hand, the prosecution vehemently opposes the motion on the ground that Section 11 of Rule 116 of the Rules on Criminal Procedure only allows the suspension of arraignment based on the filing of a petition for review before the Department of Justice, but not with the filing of the motion for reconsideration on the resolution of the petition for review. Moreover, the ground cited by the accused is not one of those grounds stated under Section 11, Rule 116 of the Rules of Court. Hence, the instant motion is a prohibited motion under the revised guidelines for constitutional trial of criminal cases. So after consideration of the argument brought forth by the parties, the court finds the motion to defer or suspend proceeding and hold in abeyance issuance of warrant of arrest to be prohibited motion and should therefore be denied. Under the revised guidelines for continuous trial of criminal cases, a motion to suspend the arraignment based on the ground not stated under Section 11, Rule 116 of the Rules of Court shall be, ang haba, Ginoo ko Lord, patawara Santissima, ang haba, next, basahin natin yung kasunod. Kamusta kaya ang mga kibulyan dyan? Therefore, premises considered the motion to defer, suspend, proceeding, and hold in abeyance, issuance of warrant of arrest filed by the accused is hereby denied for being a prohibited motion. So this court, after personally examining the information and its supporting documents, find probable cause for the arrest of all the accused. Let warrant of arrest be issued against them. So ordered, Pasig City, April 11, 2024, by Acting Presiding Judge Reynalda Altacio Montesa. Paki-comment na lang. Paki-comment, paki-like, at saka pag-share. Sabi ni Velma Lozada, multi-talented ka, Sir Bravo. Mabuhay, BBM supporters. Maraming salamat. Due process, ang sinisigaw ng pamilya na minolestya ni Kibuloy, child abuse na karating affidavit. So, sabi ni Warren, opo Sir Glenn, ay pakita na sa 24 oras kanina lang, ngayon magdudusa siya sa ginawa niya.
Abangan natin yan, abangan natin yan. Good PM, Edwin, Kulana. Okay, Sir Glenn, baka hindi si Kibul yan. Mayaman yan, nagpalit na ng nawong. Ano, hiramin niya yung mukha ni Chong at saka ni Go para siya ay magiging chonggo? Oh, sabi po ni Frisco Balister Jr., latest news. Mga member ng Kingdom of Jesus Christ, unti-unting nag-aalisan sa kingdom ni Kibulian. Nawawala na ng tiwala kay Kibuloy ang dahilan sa nagpapatunay na di siyang tunay na alagad ng Diyos at pabagsak na ang negosyo ng Kingdom of Jesus Christ. Oh, nagpalit siya ng mukha? Oh, hiramin niya? Flash report ba yan? Parang si Kim Jong-un ang maraming clone. Sir Glenn, ano man? Oh, umiyak na yung Falmolive Girls niya. Ba't niyo daw kasi inaapi? Naku, my God. Flash report. Latest news, mga member ng Kingdom. Unti-unti nang nag-aalisan sa Kibulian Kingdom. Nawalan na ng tiwala sa pastor na manyak. Okay. Opo, Sir Glenn, shout out sa inyong lahat. Due process ang sinisigaw ng pamilya. Yan ang totoo dyan. O, idol, lakas mong mang-asar. Bakit? Nang-aasar ba ako? Hindi pa ako nang-aasar. My God, DDS. Sunog na kayo sa mga pro-government vlogger. Sinungaling pang mga DDS vlogger. O, di ba? Oh, sabi po ni Betty, mga sakim sa kapangyarihan yan, Sir Glenn, mga walang magawa, gusto nila ibagsak ang admin. Pero tingnan mo ngayon, sila yung nabagsak. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sarah. Oh, dahil kaduda-duda. Oh, ang mga galawan. Mga no comment. Good afternoon, JC Most. Kay Kibuloy, statement, Regional Trial Court, Davao City will justice disappointment hearing Senate from Ponteveros because agree for DOJ cases. Mabigat ito. Mabigat ang kaso ni Kibuloy. Puro fake news ang video ng Dutae vloggers. That is true. Puro fake news. Kaya kung ako sa inyo mga DDS vlogger, habang maaga pa, umalis na kayo dyan sa kampo ni Kibuloy, sa kampo ng mga Duterte. O Himaya, Magidato, kauban man nila sila Alvarez, og Jubahib. Kaibigan nila yan. O, shout out sa inyo. Masususpende ba? Hindi ba matutuloy ang Palautog rally? Kasi may mga balita tayo na hindi daw matuloy. Mayroon namang balita na matutuloy. Naku, Diyos ko Santisima. Mga Palautog, tigilan nyo na yan. Sa kaka-attend sa mga mautog rally ninyo. Walang mapatutunguhan yan. Ginagago na lang kayo niyan ng mga Duterte. Kung totoo man yan na suspendido, ang mga kaalyado ng mga Duterte, maraming salamat. Oh, kayo nga noon, suspended kayo ng mga local government na hindi ninyo suportado. Oh, eh ngayon, tingnan nyo. Oh, do not do unto others. If you do not want others, do unto you. Okay, shout out everyone. Rowie, di kasi makapag-antay na umaan-mas tuloy sila, correct? Arcid Explorer. Sabi po ni Victima 147, Pasig Regional Trial Court, naglabas na ng warrant of arrest. Dami ng kaso. Bakit hindi pa mahuli? O malapalos ata itong si Kibuloy. Dahil po si Kibuloy naghukay ng kanyang libingan sa ilalim ng lupa. O, papunta sa impyerno. Sabi ni Alan Balato, magandang balita yan para sa judicial ng ating bansa. Sunod si Teves at yung isa pang pugante na dating chief ng Bureau of Correction na si Bantag. Gawin pa nilang bayani, patakbuhin pa nilang senador. Bahala kayo dyan. Sabi po ni Fresco Balister Jr., kaya pala mahirap mahuli si Kibuloy. DFF ang regional director ng Philippine National Police na si Police General Delvo. Ka-birthday pa at doon nag-celebrate sa Kingdom. Sabay sa birthday ni Apollo Kibuloy. Ano yan, Sir Glenn? Buaya lang. Oh, Idol Glenn. Sabi po ni Edwin Coloma. Ayan, Paranaque from Dagami, Leyte, Barangay Baliliit. Grupo ni Digong Sara sa 2025-2028 election. Huwag iboto.
hindi sila para sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Alam ninyo, pag magkaroon ng eleksyon, tapos may mag-invite sa akin, magsalita ako sa stage, tapos talaga yan sila sa akin. Promise. Ah, kaya pala. Pero sana kahit na BFF sila, no, kay Police General Delvo, kahit may balita na BFF kayo ni Kibuloy, sana wag mo mantsahan ang estapa mo. Sana wag mong mantsahan, no, ang pagiging pulis mo. Sana hindi ka magiging protector ni Kibuloy. Kaya tayo po dyan, sa Regional Director ng Philippine National Police, okay, sapagkat mayroon pong balita na talagang BFF mo, sana wag kang magpagamit. Sana magiging tunay ka na alagad ng batas. Sana panahon po, walang tinatawag na best friend. Gawan sana ng ribulto si Kibuloy, ilagay sa Davao. Oo, tapos mayroon pinapagitnaan ng durian. Sir Glenn, kain lang ako habang nakikinig sa topic. Maraming salamat, Warren Espirito. Mayroon pa ba akong hindi dito nabanggit? Thank you very much kay ano ha, kay Kapitan Dong, sapagkat kayo po ay nagbigay sa atin ng isang Facebook dito po sa PTV, no? Kapagkat naglabas na naman ng isang arrest warrant ang inilabas ng korte laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Kibuloy. Ngayon lamang po, no, April 11, 2024, no? RTC Branch 159. O tapos meron siyang mga kasama dito na kanyang kapwa akusado. At tandaan. Okay, tandaan po ninyo, baka hindi po available itong mga kaso na ito na isinampa sa kanya. Ayan, magandang hapon Sir Glenn. God bless you at sa mahal na PBBM. Maraming salamat, Joseph Bangog. Nako, Sir Go, bagay sa iyo maging spokesperson. Pag ako ang magiging spokesperson, ako, Diyos ko Santisima. Ang problema kasi, ganito yan. Nagstrikto kasi ang mga YouTube, no? Shout out from Las Piñas kay Nards27. Si Banta, gawin nilang ano? Gawin nilang senador. Oo, yung iba pa nga, gusto nga. Gawin pa nilang vice president si Bantag. Okay. So, dahil po si Sara Duterte ay noon, siya po ay parang isang bituin, nagniningning sa politika. Ngayon, dahil si Sara Duterte, dahil may natanggap tayong GCash kanina, dahil si Sara Duterte ay noon isang bituin sa politika. Tinitingala. Oh. Ngayon, pwede ko na siyang kantahan. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara dahil kaduda naman talaga siya. May ama siyang traidor sa bansa. Kaya ngayon, meron akong kakainin na Nutri-Star. Yan. No Such Gaming. Pa-shoutout Idol Glenn from Pampanga. Sulit PBBM kami mga Pampanga. Saan ka sa Pampanga? Sa Porac? Oh, ngayon, mayroon na akong Nutri-Star. Dapat yung Davao under command na ng army na galing ng headquarters. Abusado mga Duterte dyan. Tropa nila ang otoridad dyan. Sabi po ni Pogi. Lakshmi, ayan, maliit na ang mundo ni Bantag. Hindi na siya makakapagtago sa batas. Salamat Idol Glenn. Oo, sa Porac po ako. Ayan, pag pumunta ka ng sementeryo, hanapin mo yung lolo ko dyan ha. Sir Nusa Gaming, ang pangalan po ng lolo ko, Andres Ilorico Senior. Hindi po ako nakapagsindi ng kandila sa lolo ko dahil ang kanyang mga pamilya doon ay nasa Pampanga. So isang beses lang kami nagkita ng lolo ko at hindi rin nakita ng mga kapatid ko yung lolo ko dyan sa Porac, Pampanga. No, napuntahan ko po dyan noong 2009. Namatay po siya, isang US veterans po yun. Oh, member po ng USAFE, yung aking mahal na lolo na si Andres Ilorico Senior. O kung dumalaw ka sa sementeryo, puntahan mo, hanapin mo please. Para naman nang sa ganun, masindihan siya ng kandila ng kanyang gwapong apo. Sa Porac, Pampanga, sa unahan yan, Tokweng. Oh, shout out! Efren Tixon from Ilocano. Uy, thank you. Maraming salamat, Sir Jerry Ramil. Okay, shout out sa mga taga Ilocos. Oh, Idol Glenn, waray ka ba? No, I am not waray. Waray pera lang ako. Ako po ay Ilonggo. Ang kinakain ko dito,
Nutristar. Dahil ang ningning ni Sara sa politika unti-unting nawawala dahil sa supporter niyang tanga. Kaya bagay ang kanta na unti-unting nawawala ang ningning ni Sara. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Oh, Nutristar. Nutristar. Ay, plot. Nutristar. Yung aking merienda. Para patunay na si Sara Duterte ay wala ng ningning. Tapos iupo nyo pa. Maraming salamat si Ramel sa $5. Thank you, thank you. Tapos mayroong coke pa, oh. Alam ninyo, kayo na mga DDS vlogger na naniniwala kay Maharlika, na addict or kay Digong na addict si PBBM, noon ginamit din yan sa eleksyon. Ginamit yan ni Rowena Guanzon. Nag-awit-awit pa siya ng cocaine, yung mga Coca-Cola. O nasaan na napunta? Kaya gayon, kayo na mga DDS na mga bobo at tanga, bago ninyo iupo si Sara sa upuan ng Pangulo, okay, dahil patatalsikin ninyo si PBBM, butasan nyo muna yung puwet ng upuan. Huwag siya tatayo ng 6 na taon. Tanggalan nyo muna siya ng dila, okay, para no comment lang ang kanyang magagawa. Okay? At syempre, gawin nyo siyang pilay, pilayan nyo siya para hindi po siya makatravel, para nang sa ganun hindi siya makapaglakad dahil mga bobo kayo na mga DDS supporter kayo. Iupo ninyo si Sara sa kubita, hindi sa upuan ng Pangulo. Isama dyan si Travelers. Naku, Diyos ko, wala namang kwenta. Pinanood ko yung live ni Travelers, halos, naku, nag-drug test na si PBBM during election. Correct, mga bobo kasi. Si Rodriguez pa nga, Sir Daniel Renado, mga, si Rodriguez pa nga nagbigay. Anong sabi ni Noel Calipes? Anong kasalanan mo, Noel na Calipes? Sir, anong panulak mo dyan? Ang aking inumin, tubig na may watercolor na itim. Wala na si Guanzon, PBBM na siya, no choice siya. O diba, ginamit ni Rowena Guanzon yan laban kay PBBM nung panahon ng eleksyon. Tinawag nilang bangag, tinawag nilang addict, nagkukokain, nagkukukok kasama ng walang kwentang mga pari at saka mga madre na pinagraratrat ko din nung panahon ng eleksyon. O, bumenta ba? Kayo naman talaga, oo. Yan, hello mga kababayan, good afternoon. Wala na si Buangson. Sabi NPA ka daw. O, grabe naman. Natapos na yung issue ng bayaran. Tapos ngayon NPA na naman ako. So, sino ibig sabihin? Kakampi ko si Celes? Kagago talaga itong mga komentaryo na ito. Kung NPA ako, so ibig sabihin, kakampi ko si Celes? Kung naging NPA ako, tandaan po ninyo ha, kung naging NPA ako, baka right hand ako ni Juma Sison. Kung pinili ko mag-rebelde sa gobyerno at gusto ko mag-NPA, mas makaya kong abutin ang pinakamataas na posisyon. Magiging leader ako ng NPA kung gustuhin ko. Naintindihan nyo? Grabe naman. At iyon, apologetic shout, willing ng Poseglin mag-invest ang mga foreign countries sa atin dahil kilala nila at malaking tiwala nila sa Marcos. At iyon, apologetic, alam mo ba kung magkano ang i-invest ng Japan at ng US? $100 billion. Yun po ang i-invest ng Japan at US. Pagkatapos binabatikos pa ng mga Duterte supporter. O ngayon, tingnan ninyo, si Kibuloy, may another arrest warrant. Kayo, paano kasi gusto nyo pabagsakin si PBBM eh? Yun pala, unti-unti na. Unti-unting bumabagsak, mga didi is na tanga.
naniniwala sa vlogger na palawang kwenta. Ang tanga na Sara, paniwalang paniwala. O, yon ang kinalalabasan, unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Dahil kaduda-duda, may amang traidor sa bansa, may secret agreement sa bansang China. Oh. Tapos ngayon, gusto ninyo iupo si Sara Duterte sa pagkapangulo? Bago nyo iupo, papayag ako. Payag ako na gawin yung pangulo si Sara. Iupo nyo sa upuan ng presidente. Butasan nyo muna. Again, lagyan nyo ang ng Arinula, ang puwet, ang tagakuha, si Maharlika, si Tikeya, sino ba yun? Sino Banatbay? O ang mga banatero, si Roque, si Panelo, tagakuha ng Arinula ni Sara Duterte na may tai at saka mga ihi. Dahil ang kondisyon, iupo nyo si Sara sa upuan ng presidente pero hindi siya tatayo hanggang matapos ang 20 years niya na termino. Pilayan nyo muna siya para hindi siya makapag-foreign trips. Tanggalan nyo ng dila para makatotohanan na lang na no comment. Pagkatapos ngayon, sasabihan nyo naman ako, addict, at sasabihan nyo naman ako, NPA. NPA na naman ako. NPA ka, sir, napakabait. Pala amin yan, ibig sabihin. Ibig sabihin, NPA na naman ako. DDS. Sala. Nanonood at nagtitiwala sa live ko. Nais ko lamang sabihin sa inyo, kaya lang binuto si Sara maging pangalawang pangulo dahil kay PBBM. Ang sagot, ako rin. Idol Glenn, gusto ko pag nag-live ka, yung mga banat mo, dami kong tawag. Anong daming tawag? Anong daming tawag? O, sa ibig sabihin, gustong-gusto mo yung aking pag-live kasi ang daming tawag. May nagtatawag sa iyo, kaliwa at kanan. O, daming tawa. Kaya suportado kita sa mga birada mo. O, praise the pader. Yes, sir, Joseph, mabait si Sir Glenn Muntingtinig. Diyos ko, ako pa NPA? May NPA ba na sumusuporta sa gobyerno? Hindi nyo kaya yung pinagsasabi ko dito. Oh, tapos ngayon, pagbibintangan nyo naman akong NPA, hindi nyo ako pwedeng mapagbintangang unggoy dahil hindi ko nakamukha si Glenn Chong at saka si Go. Kapag kinumbine mo, Chong Go. Ngayon, ako na naman ay ano? NPA? Wow naman! Sus ko, Ginoo ko, hindi nyo ba alam pag ako magiging NPA, ang pinakamataas na posisyon sa NPA, kayang-kaya kong abutin. Oh, you're so funny. You're being out of tune. Oh, sabi po ni... Kaya nga, Miyoka Santos, ha? Basta tayo ay nasa tama. Alam ninyo, bobo lang mga DDC at may NPA bang pro-government? Diyos ko, Santos si Matrinidad. Anong mga nangyayari sa inyo? Ako lang to, oh. Paano, sir, kung gawin kang MC ng Duterte sa Davao sa eleksyon? Malaki ang ay, naku, Diyos ko, puntahan ko. Ay, naku, my God. Basta, pag gusto lang ako kung anong sasabihin ko. Ako, sa DDC at sa PEDSA, sila mag-rally para makatikim sila ng latigo ni Judas. Haka nakakatawa, sir, galing mong bumanat sa mga salot sa lipunan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bumangga sa mga Marcos, tibag. Sabi ni Norita Cantal, nobody can replace our leader. His advocacy is to lift up the life of all Filipinos and to be known our country once again. Naintindihan niyo yan, mga DDS na mga bobo kayo? English yan. Ma'am Norita Cantal, pakitranslate nga. Dahil hindi naiintindihan ng mga DDS yan. Kasi gusto nilang iupo si Sara Duterte. Bawat alis ni PBBM papunta ng bansa, noon caretaker, iisa si Sara. Ngayon tatlo na, sa gitna si Sara. May bantay na dalawa, kaduda-duda, ang babaeng tanga. O, ganun ang nangyayari. Isa lang ang caretaker noon, si Sara Duterte lang.
Ngayon ay tatlo na. Sa gitna si Sara. May bantay na dalawa. Kasi baka mamaya si PBM hudasin na. Kasi traidor sila. O, ganon. O, pag ako ang kunin ng mga Duterte mag-MC, naku, payag ako. Basta, mag-ano ako, mag-bulletproof. ng makapal. Wala namang problema pag kinuha nila ako na maging MC. Basta, ang sabihin ko lang, mga taga-kababayan, o, huwag niyong iboto ang nag-invite sa akin na mag-MC. O, ganon. Okay, si Senator Tolentino, sinabihan, attorney ni Pastor Apollo Quibuloy mag-file ng motion to quash ang kinaso ng DOJ dahil binuhay lang ang kaso ni Pacquiao sa DOJ. Abogado na bobo si Tolentino, may petition for review ang nagreklamo. Kaya nga eh, do you think akala ninyo magpapalabas lamang po ng desisyon ang korte at magpapalabas ng waran kung hindi nila review? May petition po ang nagreklamo. Ang tinitingnan po ng korte ang probable cause. Pwede naman maupo Sara sa electric chair nga. Ay, naku Diyos ko, Lord. Iupo si Sara. Okay, mga DDS, ito yung kanta ninyo. Iupo si Sara sa upuang may butas na. Sa ilalim may arinula. Tatai-iihi siya. Walang tatayo. 20 years na pangulo. Tingnan natin kung hindi maugatan ang kipay niya. Problema sa inyo, hindi po karapat-dapat mamuno si Sara sa Pilipinas dahil walang alam. Tatlo ang caretaker, it means wala nang tiwala si PBBM kay Sara. Correct. Noon ang caretaker ay iisa. Si Sara lang talaga. Ngayon ay tatlo na. Si Sara sa gitna, dalawang bodyguard. Good afternoon, Ryan. Uy, Ryan Lee. Kamusta ka, Ryan Lee? Good afternoon. I miss you. Oh, there are some Filipinos marching in front of Chinese embassy in regards to West Philippine Sea. Totoo yan. Okay, sabi po ni Ate Yon, apologetic. Pwede naman na maupo si Sara sa electric chair na lang. Mga DDS, ha? Please lang. Anuhan ninyo itong komentaryo ko. Tapatan ninyo itong komentaryo ko simula kanina hanggang ngayon. Huwag ninyo ako akusahan ng NPA. May NPA ba na sumusuporta sa gobyerno? Si Celes lang ang hindi NPA pero nagpa-NPA. Ihanay nyo ako doon kay Celes na kalbo? Sir Glenn, kahit pa 1,000 na Sara Duterte yan, mas gusto kong manirahan sa ibang bansa kaysa sa pamunuan ako ng mga linta at mga traidor. Feeling importante, walang modo na mga Duterte. Sabi po ni Infinite Stream. Pogi, hello po. Masaya, tatawa ka ng tatawa kay sir. Pero pag nag-i-English na, tudas na yan. That's the main reason why I don't use English at this point of time because I feel pity to those who are supporters of Duterte's. Okay? Because they don't understand. Tagalog nga na Tagalog, di nila naintindihan. Galit na galit sila. Kapag sinabi natin na ang mga Duterte walang kwenta sa politika, alam mo kung bakit? Kainin ko muna itong star ko. Sabi ni Fresco Valser Jr., granted, ang request ni Maharlika na kasuhan siya, talagang kasuhan siya ng PDEA sa inilabas niyang fake document, collection ng kaso ni Maharlika. Lagi niyang may binabasa si Sara. Because, tingnan mo, Vice President, inuto pa ng scriptwriter. Sinisilduhan pa. Mandarin yung alam ni ng mga Davao bastos o mga Duterte bastos supporters ng mga DDS. Ang sarap ng star na kinakain ko. Alam nyo guys, ang mga supporter ng mga Duterte, madali mauto ng mga vlogger. Alam nyo kung bakit? Fake news. Ang pinapakalat ng mga vlogger, pinapaniwalaan. Ang masaklap, attorney pa. O, gusto nila yung Mandarin. O ngayon, masakit ang dibdib ninyo. Hindi pa ako ang nagsabi niyan. O, hindi pa ako ang nagsabi niyan. Ayon po kay Jose Manuel Romualdez, ambassador ng Pilipinas sa Amerika,
ay mag-i-invest po at least 100 billion, okay, ang Japan at ang Amerika sa Pilipinas. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, mayroon ganong investment. 100 billion yan, ha? Oh, kaya nga, nagtalaga si PBBM ng caretaker, dalawa pang caretaker, para bantayan si Sara kasi mahilig gumala o imbis bantayan ang bansa. Sabi ni Manggurio, tapos source of evidence nila, isang dukling na vlogger lang. Kaya Maharlika, tigilan mo yung kagagahan mo. Tigilan mo na yan, please. Maawa ka sa mga viewers mo, nakapag-aral pero mukhang bobo. Buti pa sa tatlo tokmol na banateros, may reaction si BP Sara Idol Glenn. Masaya pa siya sa pagbati ng tatlong tokmol dahil nasa SMNI sila, pero sa problema sa West Philippine Sea, mga no reaction. Mga no reaction sila. Oh, shout out po sa inyong lahat. Good afternoon. Buti nakahabol ulit ako sa live mo kay Jamie Aburido. Ay, pwedeng-pwede ako sa Tagalog at sa Nihongo nga lang, sir. Sabi ni Mocha Santos. Good PM, lover boy. Umabot pa hi sa lahat ng mga gwapa at gwapong tulad ko dito. Wow, ha? Ang ganda ng pangalan mo, ha? Lover boy. Don't you know that that is also my call sign during that time? Oh, lover boy. Lumabas na yung warrant of arrest ni Kibuloy sa Pasig RTC. Yung no bail na kupo sa sakit ang dibdib na naman ni Sara Mau. Abangan natin yung comment ni Sara Duterte dito. Coke is life. Abangan natin kung ano yung magiging comment ng Vice President. Ngayon, mga DDS, I want to inform you and I want to enlighten you that what comment you had, okay, against the foreign travel of the President, bumirang sa inyo, bumalik sa inyo. Tingnan nyo, 100 billion investment. Economic cooperation ang pagpunta ni PBBM doon sa Amerika. At mayroon po siyang sideline talks with President Biden about po sa issue ng West Philippine Sea. Pero ang talagang pagpunta doon ay ang pagpapaigting ng economic cooperation ng tatlong bansa. Tapos ngayon, iisipin ninyo magkakagera na. Pinaghahandaan na ng administration ng gera sa China. Eh bakit natatakot kayo kung magkagera? Ano man? Naglabas naman ang Pasig Regional Trial Court ng non-bailable. Okay. Non-bailable warrant of arrest kay Mang Canor. And Ryan Lee, mabuhay ang ibig sabihin ng bansay. Kung ang mabuhay, bansay, si Sara, bansot. Yun. Yan ang problema sa inyo. Ako din, Sir Glenn, heartthrob noon ng mga girls. Kita naman sa profile ko. Wow. Santo si Matrinidad. Sana all, heartthrob. Agawan nyo pa ng posisyon si Kibuloy na hinahabol ng mga kababaihan dahil single daw siya. Nung hindi niya pinatulan yung mga kababaihan, nireklamo daw siya ng rape at ng pagpagahasa. Pero ang totoo daw, pera lang daw po ang habol ng mga babae kay Kibuloy. Kaya hinahabol. Tagatawa na lang ako, sabi ni Ate Beth M. Mga brain cells ng mga kampon o kadiliman ng KOGC at Duterte sa another warrant of arrest, galing Pasig RTC, no bail. Tapos na ang 17 amendments ni Mang Canor. Tapos na ang kanyang 17 commandments. Abangan natin kung paano po protektahan ng mga Falmolive girls. Dahil handang makipagpatayan. O ano, Robin Padilla? O, sige nga. Mga senador na nagko-question dyan. Sige nga, mag-abugado nga kayo kay Kibuloy. Kaliwat-kanan po na akusasyon. Sige nga, mag-abugado kayo kay Kibuloy. Mang Canor, tirador ng mga babae sa SMNI. Encil Baldago. Yan ang kaalyado ni Sara Duterte. The best president, BBM, mabuhay ang Pilipinas, bagsak ang mga Duterte dahil sa katraiduran nila. Sabi ni Ruben, yabang pabayaan na daw yung Philippines si na mahati 60% daw sa China at Philippines daw ay 40 para may interest. Daw ang sama ni Ruben na bobo at walang alam. Talaga ba Gloria Padas daw? Yan ang sinabi ni Ruben Padilla. Buang siya eh.
bubu siya kapag sinabi niya na pabayaan na lang ang Philippine Sea. So ibig sabihin 60% sa China, then 40%. O hindi man pwede kasing angkinin niya ng Pilipinas. Kasi nga po, ang buang na China, sabi, hindi daw po issue ang foreign, ang ano tawag nito, yung freedom of navigation sa Sigalot. O, sabi niyo na lang yan. O, sa Senate na sila magkita ni Duterte at Tibuloy, si Madam Risa ang hahabol sa kanila, sabi po ni Pogi. Ayaw ni Tibuloy na makialam yung US sa kaso niya eh, sa US siya una nagkaroon ng warrant of arrest. O, di ba gago? Di ba sir, no? Ayaw ni Tibuloy makialam ang Amerika sa kaso niya. Eh kung di ba naman mga gago at mga tanga itong mga DDS na ito na sumusuporta kay Tibuloy, ang nag-file ng kaso sa Amerika. So mayroong kaso si Tibuloy sa Amerika, paanong hindi makialam? Lumaya si Tibuloy sa Amerika, ang kanyang ano na lang is extradition. Paano sasabihin ni Tibuloy na hindi makikialam ang mga puti? Paano hindi makikialam ang Amerika? Eh may isang may mga kaso si Tibuloy na sinampa sa Amerika. Pagkatapos maniwala kayo kay Tibuloy na hindi dapat makialam ang Amerika? Gagago, saan po nagkaroon ng ano ng filing of case sa Amerika? Ang daming kaso ni Tibuloy, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation. Pagkatapos maniwala kayo na hindi dapat makialam ang Amerika sa kaso ni Tibuloy, ano ba kayo naman niniwala kay Tibuloy, mga tanga? Si Robin na walang yag balls, mana sa ate. Maganda maginawa ng ating mahal na PBBM kasi babalik ulit ang semiconductor. Yes, bahagi pa tayo ang semiconductor ulit dito sa atin tulad ng 1980s. Maraming mga kababayan natin ang matulungan at magkatrabaho. Totoo po yan, Jamie. Kat-kat shout out. Katulad siya ng pinupuon niya na gawin na lang province ng China, ang Pilipinas. Work time ko na po, mga classmate, team replay again. Ingat, Ma'am Yoka Santos. Alam mo, ang mga DDS, sabi ng mga DDS, gago yan si Munting Tinig. Inaasar niya kami. Blog-blog siya, tapos kumakain siya ng Nutristar, kumakain siya ng ano, sana mabilaukan yan. Sana mabilaukan yan. Yan ang utak ng mga Duterte supporter. Pinagdadasal nila ako na mabilaukan. O, kasi mga inggitero. Bakit? Nutristar lang kinakain ko, pero nagdadasal sila na ano, sana mabilaukan yan para tumigil na yan sa kakaingay. Tinitira niya si Sarah palagi. Parang may alam din siya, kala niya, kaya niyang higitan ang kakayahan ni Sarah. Basa ko kayo, mga DDS. Kaya hindi niyo na kailangan pang mag-comment dito na mabilaukan ako. Sinabi ko na, dahil nagdadasal kayo na mabilaukan ako para ma-stop yung aking live streaming. Nagdadasal pa kayo na matanggal yung aking internet connection para magtapos ako ng salita ng salita. Ganon ka bobo at ganon ka demonyo at kaha ano ang mga Duterte supporter. O, basang-basa ko na yan yung mga ganyan. Pinagdadasal nga nila na sana daw babagsak daw ang aeroplano na sinasakyan ni PBBM. Kundi ba naman gaga? Si Claire Edin Contreras, isa din yan sa mga nagdadasal. Hindi papasok ng gear ang China. Alam nilang madudurog sila sa alay ng Pilipinas. Mga bayarang vlogger at Roque lang nananakot na gigirahin tayo ng China. Hindi nga natatakot ang mga taga-Palawan, tapos si Roque at saka si ang mga vloggers na hindi naman taga-Palawan. Oh, matagal na yung kaso ni Tibuloy sa US. Tinakbuhan niya kaya wanted siya. Correct. Hindi naman siya magiging wanted sa FBI kung hindi niya tinalikuran. O kaya itinakbuhan. Pagkatapos maniwala kayo na hindi dapat makialam ang Amerika sa kaso ni Tibuloy. Buang, saan ba na file ang korte? Ha? Ano ne? Grabe naman ang bastos nila. O nga, ipinagdasal nila na mabagsak ang eroplano na sinasakyan ng ating mahal na Pangulo. Ganon ka demonyo, ganon ka Judas, ganon ka Satanas, ang mga sumusuporta kay Sara, ang sumusuporta kay Digong, para lamang po pa mapalitan nila si PBBM. Dahil hindi nila kayang pabagsakin eh. Kaya nagdadasal na lang sila na mamamatay na lang, magkaroon na lang ng natural cause of death si PBBM. Ready for defending the Philippine Sea, mga taga-Batanes. Taga-Dabaw lang yung takot sa China.
Pero ang kanilang mayor nagtatapang-tapangan. O nga gusto ni Ryan Lee na matuto ng Nihongo. Oh, di itachimatsai. Okay, you're welcome. Oh, shout out po sa inyong lahat. Good evening or good day. May milyones na bariles ng gas sa West Philippines Sea. Kinumpirma ng Amerika yan. Kaya nandyan mga Chinese warship. Makukontrol nila ang daloy ng kalakal dyan. Sira ang coral reefs natin at ang yamang dagat. O, pwede din good luck and gambati. O, sabi ni Ate Beth M. Okay, matagal na po na may kaso si Kibuloy sa Amerika. Kaya naturalmente lang po na what you call this, magpalabas ng warrant of arrest ang ano, ang FBI. Ah, natawag nito, wanted ang FBI sa kanya. Tapos ngayon, naniniwala kayo kay Kibuloy na hindi makikialam ang Amerika sa kaso niya. Oh, I like the ambience of your room, Sir Glenn. Ikusina po ito. Kusina po ito, Maria Cristina Angeles. O mga style ng great pretender na mga dutae, sabi ni JC Most. O bira na nga yung mga DDS vlog bashers ngayon kasi nasunog sila lahat eh. O ngayon yan, ano yan, paano yan ngayon? Mga DD shits, yung US at Japan mag-invest ng 100 billion sa Pilipinas. So ano, nadagdaga naman ang sakit ng loob ninyo? Nadagdaga naman ang patunay na si Rodrigo Duterte ay walang kwentang pangulo? Hindi marunong magpaangat ng ekonomi ng bansa? O nakikita na ninyo ngayon na si PBB may ginagalang sa international community? Lalong-lalo na po yung pagbabatikos nyo kanya sa foreign policy, nagagalit pa kayo? Dahil waldas lang ng waldas ng pera ng taong bayan? O ano ngayon yan? Mga American businessman pa, no? Ang mga gustong mag-invest sa ating bansa. 8 sa bawat Pilipino handang ipagtanggol ang ating bansa. Naturalmente atin yun eh. Andun kanina lang bumira kay LS ni Kabsat, mga DDS. Oh, oh, oh. Talaga? Kami-kani ko shout out. Bumibira sila. Eh bakit dito sa akin, hindi sila bumibira? Sabi ni Warren Espirito, iba kilos kapulisan ngayon. Ang pulis, bibigyan ng pera yan sila kasi kapag wala trafficking, wala buy and sell. Walang trafficking, walang mangyari. O we try to get supplied, kaya pumunta sila, kunwari, bibili. Good morning, Sir Glenn. Umalis ako kanina sa live mo kasi nag-replay ako doon sa speech ni late Apo Lakay. Ayan, pinost ko po yun, JC Balansag, kasi ang ganda po ng speech ni Apo Lakay doon. Sabi ni Fresco Valiser Jr., may vlogger na nagmaldisyon na bumagsak ang eroplano na sinasakyan ni PBBM. Napakasama ng pag-uugali nitong vlogger. Paano sa kanya yan magbumerang? O, isipin nyo, wala na silang ibang magagawa kundi yung mag-isip na mapahamak ang Pangulo para lamang pumaupo nila si Sara na wala naman pong alam. O, aldoon mga DDS at DDS bashers. O, bakit sila doon kay ano? Ha? Bakit sila doon kay Kuya Al palagi? Bakit ang mga bobo na yan? Pinabayaran kayo, magtrabaho kayo, mga troll ng mga Duterte. Pasok kayo sa live streaming ko. Tapos, tiisin ninyo i-time out kayo ng 24 oras. Pogo business investment ng China. Sabi po ni RC the Explorer, Japan pa naman ang dream country ko na puntahan. Lalo yung mga foods nila, sabi ni Ryan Lee. Kapag si Sara naging pangulo, ayan. Mawawala libangan ng tao. Mamaya, sakla na. O, huwag tanggapin sa mga company yung mga DDS kapag mag-apply ng trabaho kasi panay batikos nila kay PBBM. Sabi ni Jimmy Aburido. Tingnan nyo, na-aburido na si Jimmy sa inyo. Sabi po ni Joseph Bangog, paano naman ipaangat ni Digong ang ekonomiya ng bansa? Eh gusto niya lang yung maging hawak siya sa liig. Or hawak niya sa liig ang mga Pilipino kasi gusto niya mahirap lang ang mga Pilipino. Sabi ni Joseph Bangog. Kaya 'yon ang dahilan para hindi ipaangat ni Digong ang ekonomiya ng Pilipinas. Imelda Galera, God bless, protect our beloved president. Maraming salamat. 38 ka na pala, dito ako 27 years. Pa lang.
Paano haharap si Sarah sa mga foreign investors kung puro siya no comment ang sagot? Tanungin siya, what can you say about the continuous harassment of China to our Philippine vessels? No comment. Ang sagot niya, very comprehensive ang sagot ni Pulong Duterte. Yung sagot daw ni Pulong Duterte about sa kay Sara Duterte, very comprehensive na. Kasi paniwala-paniwala din siya sa kapatid niyang congressman, ang vice president at DepEd, ay hindi po trabaho ang magkomento sa foreign policy dahil ang architect ng foreign policy ay ang Pangulo. Imagine, mga DDS ha, o tandaan po ninyo mga DDS, ito ay patunay na si Sara Duterte ay tanga at walang kaalam-alam at walang kalatoy-latoy. Dahil, oh my God, ano pong nangyari? Itong si Sara Duterte ninyo na ipinagmamalaki ninyo, napapalit kay PBBM, sinagot niya yung reporter na nagtanong tungkol sa patuloy na pangaras ng China sa Philippine vessels dyan sa West Philippine Sea. At nangyari po yung ambush interview na yan doon po sa sideline ng Go Negosyo event noong Monday, April 8. O ano ang sagot ni Sara Duterte? No comment. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. Kasi ang sagot ni Pulong dito, it is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. Ang tralala na Sara, tinanong ng reporter kung ano ang masasabi niya sa patuloy na pangaharas ng China doon po sa West Philippine Sea sa barko ng Pilipinas. So yan kasimple-simple na tanong, hindi niya kaya. Tapos may comment siya at pag-awa effects pa sa naranasan ni Kibuloy na parang dinidisrespect ng gobyerno ang rights niya. Umpisa na, wala ang tiwala ni Pangulong Marcos kay VP Sara. Ngayon, tatlo na ang caretaker ng palasyo. Ang caretaker ng palasyo noon ay iisa, si Sara. Ngayon ay tatlo na si Sara sa gitna, may dalawang tagabantay dahil kaduda-duda. May traidor na ama, dininta Pilipinas sa China. So ngayon yan mga DDS, paano nyo yan ngayon sagutin? Paano na yun ipaliwanag sa mga DDS supporter nyo? Hindi mo ba alam magandang hapon sa Japanese? Ako alam ko, sabi ni Ryan Lee. Sir Glenn, may good news. Wala na raw surot sa NAIA. Pero ang daga hindi mapapahuli ng buhay. Balak mag-abroad ang daga dahil may pangarap yun. Okay, andun sila sa condemnation, nag-iipon-ipon na mga traidor. Si Travelers nga, my God, isang beses lang pumunta sa condemnation ni Kibuloy. Himod puwit na, himod sakang na, naging praise the father na. Di ba Travelers Vlog? Diyos ko, patawara Santissima Trinidad. Inimbita lang kayo mapunta sa resort ni Kibuloy. Inimbita lang kayo sa kaharian ni Kibuloy. Tapos ngayon, bulag na kayo sa katotohanan. Napugante yung pastor nyo na sinusuportahan. Bago pa lang ang Japan at US, may papasok na hindi 10 billion, $100 billion. $100 billion. Magandang hapon, Maria Osawa from Ryan Lee. Sabi ni Veronica, si PBBM ay katulad na ni Apo Ferdinand Marcos, mag-isip, matalino at may isang salita at gawa para sa bansang Pilipinas. Sa hindi pa po nakapag-share dyan, mag-share kayo. Sa hindi pa nakapag-likes, mag-likes naman kayo. Paano kung tanungin si Sarabaw ng mga foreign leaders na how's the violence in the Philippines? Ang sagot niya, di ako marunong mag-gyera or gitara. Violence pa. Imagine, sabi ni Sir Danny Renado, paano kung tanungin si Sarabaw ng mga foreign leaders? Sabi ng mga foreign leaders, how's the violence in the Philippines? Sasagot si Sara na, di nga ako marunong mag-gitara, violence pa. T-
tanungin si Sara Duterte ng mga foreign leaders, how's the violence in the Philippines? Ang sagot ni Sara, hindi nga ako marunong mag-gitara, violence pa. O, sagot niya, tanong mo sa China. Tanong mo kay Sasrugando Sasot. Wait lang, basahin ko muna yung sinulat ng scriptwriter ko. Sabi ni Infinite Stream, sasagot si Sara na, I don't make violence, I know tukhang. Alam mo, maging tampuhan talaga yan. Maging tampuhan talaga si Sara ng katawa-tawa. Sayang, no? Hindi in-expect ni Sara na ganun ang tingin sa kanya ng taong bayan. Baka sabihin ni Sara, wait lang, mag-sunblock lang ako. Dahil, nakakaputi itong aking confidential funds. Sa una pa lang, ayaw ko na sa pamilya Duterte na yan, sabi ni Katkat. Nakakaputi kasi yung confidential funds. O, Cecil Comilia, magandang hapon. Sabi ni Joseph Bangog, no comment lang yung sagot niya. O, sino ang pambansang no comment? Si Sara Duterte. Ay, Duterte Carpio pala. Genesis De Leon, shout out. Kala ko talaga dati matalino si Sara. How wrong was I? Very, very wrong. Nexon Mendoza, vloggers na binanggit mo Sir Glenn, dating BBM supporter, may gusto na di agad na ibigay, nagbaliktaran na sinimulan ni Bukeke at sinampahan ni Travelers at pambansang loyalista na usalot na sa pamahalaan. In-invite lang ng condemnation, in-invite lang nila Kibuloy doon, nagpagamit naman sila, akala nyo makakalabas kayo dyan? Wala. Tapos mga audience niyo, magbablog kayo, pamilya niyo. 'Di ba mga kaibigan niyo, audience niyo pag nagbablog kayo, papaniwalain niyo mga pamilya niyo at mga kaibigan niyo sa mga akusasyon niyo kay PBBM na alam nila na maling-mali yung ginagawa niyo. Hindi ba kayo nakakahiya? Ako, aminado ako na sinuportahan ko si Duterte pero hindi ako loyalista ni Duterte. Loyalista ako ng mga Marcos. E binastos niya, binalahura niya. Pagkatapos ngayon, walang kwenta pa yung tukhang niya. Doon ako na frustrate. Nung nalaman na tatakbo si PBBM sa pagkapangulo, sinimula nila at binalak nilang sirain. Kaya may pakana sila na gustong i-disqualified si PBBM. Sinayang ni Saramaw at Dotae, kasama mga kalyado ang tiwala ng taong bayan. Correct. Alam mo kung hindi lang sila gahaman, wala lang silang ano, kung hindi sila sakim sa kapangyarihan, sa totoo lang, kung hindi sila sakin sa kapangyarihan, ang ganda ng takbo ng bansa natin under Marcos administration, magtulungan na lang si Sara at saka si PBBM mo. Very simple lang. Kung si Digong, kung hindi siya ng gulo, eh paano? Akala niya maging bayani siya. Yun pala, puro kasinungalingan ang pinagagawa niya. Puro katraiduran. Ang ganda na ng bansa natin, super majority, oh, magkatambal ang Pangulo at saka Vice. May moto ang DDS vlogger Sir Glenn, di baling magkalat ng fake news at mawala ng kredibilidad. Basta makapanira lang kasi tingin nila Marites ang karamihan sa mga Pinoy. Hindi po. O naniniwala akong talino ng mga ano na bulagan lang talaga yung iba. Wala akong narinig na may negosyo itong si Duterte pero ba't ang yaman? Arsene Export si Sara Sumira. Totoo. Pagkatapos sabi ng abnormal na Malutikeya, si Speaker Martin Romualdez daw ang dahilan kung bakit nasira ang ano, ang Uniteam. Gaga.
Oh, nagsampa sama mga sinungaling na vlogger na imbitihan lang minsan sa compound ni Kibuloy, may programa na sa DZAR. Pera lang talaga ang prinsipyo niyan. Alam ninyo, ganito po yan ha. Kayo na mga vlogger, naintindihan ko. Kailangan natin ng pera, kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng sahod. Kung hindi nyo kailangan, dahil mayaman kayo, pasensya, nagkakamali ako. Pero naimbitahan lang kayo, inimbitahan lang kayo. Pagkatapos, naging angkor na kayo. Di ba kayo nahiya sa mga sarili nyo? Akusado pa. Narinig ko na po sa mga Bisaya na mga kaibigan ko, plano talaga nilang pababain si PBBM para paupuin si Sara. Iwalang ang kwenta si Sara. Payag ako paupuin si Sara kung ipahiram ni PBBM ang upuan ng presidente. Paupuin si Sara doon sa upuan ng presidente. Butasan ang puwet. Lagyan ng arinula sa ilalim. Okay, para pag magtae siya at saka mag-ihi siya, tanggalin na lang at saka ibuhos sa kubeta o sa inidoro. Pagkatapos, bago nila paupuin si Sara Duterte, tanggalan muna nila ng dila. Dahil, hindi man makapagsalita, puro lang naman comment. Or para, dahil galit na galit sila sa travel ni PBBM, papunta sa iba't ibang mga bansa, sa foreign trips ni PBBM, dahil gastos lang daw ng pera ng taong bayan, pilayan muna nila si Sara Duterte. Oh, sabi ni Jack Palita, mas walang kwenta si Digong. Sabi ni Jack Palita, walang kwenta si Duterte. Tama, tama yan. Tama yan, Jack Palita. O ayan o, sabi ni Jack Palita, o, supporter ng mga DDS yan, pero sabi niya, tama ka sir, walang kwenta ang mga Duterte. Di pa nga nag-one year si PBBM, sinisiraan na nila, correct. Oh, nanood po ako sa FB page, ang kumakalaban kay PBBM ay babalik din sa inyo yan at maninira kay PBBM. Correct. Kat-kat, malabong mapabagsak si PBBM, yan ang tandaan nila. Maraming tahimik, hindi nag-YouTube ng mga loyalista ni PBBM. Correct ka, Michael Vinyas. Okay, shout out po sa inyo. Sir Glenn, si Ka-Eric, lahat yan nagsimula. Ugag yung kalbo na yan. Mayroon na naman silang programa ngayon. No, yung para sa Pilipinas, ambot kung iwan naman kaik-ika naman nila ni Badoy. Ang Badoy-Badoy. Sa bagay, kinusto nyo man yan. Oh, mayroong negosyo si Duterte. Negotiable nga lang. Sabi ni Joseph. Oh, sabi ni Akanve, hindi kaya ni Sara ang trabaho ng presidente. Bagay lang siya pang local position. Correct. Pagsikapan mo na lang Duterte, bumalik ka na lang ng Davao. Bakbo ka na lang ng mayor. Nanay ko, manalo pa kayo dyan. Dapat yung upuan, lagyan ng mga pako para pag upo ni Sara, biglang tayo kasi natusok yung puwet niya. Ayon, buti, nakaabot sa live. Man from Manila, shout out. Hindi na nagtiwala si PBBM kay BP Sara. May dalawang caretaker na. Sapagkat, Carmen Lee, unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Dati ang caretaker sa bansa ay iisa. Ngayon, biglang tatlo na. Si Sara sa gitna, dalawang nakabantay. Oh, Sir Glenn, sarap ng munguya mo ha. Di ka man lang magyaya at nagbigay, sabi ni Marcos. Ang Nutri-Star para sa inyo. Oh, magkuha na kayo. Magkuha na kayo. Ang Nutri-Star. Alam ang merienda ko ngayon, Nutri-Star. Dahil naalala ko, aminin natin na si Sara Duterte ay kuminang talaga yung kanyang star, yung kanyang tala sa politika. Ngayon, wala na. Unti-unting nawawala ang kinang ni Sara. Dahil po yan sa vloggers na tanga. Unti-unting nawawala
nasisira si Sarah dahil sa vloggers na tatanga-tanga. Yon. Sabi ni Chavit Singson, Ilocos Sur ang kumakalaban kay PBBM. Mga inggitira yan at mga DDS supporters. Manahimik na lang kayo dahil bayaran naman kayo ni BP Sarah. Kapag nalaman yan, mukha didishit vloggers. O dapat sipain na ni PBBM si Sarah Mao sa DepEd? Walang puwang. Dapat ang traidor sa gabinete ni PBBM. Huwag kang mag-alala, Ryan Lee, dahil mga bobo at mga tanga sila, hindi nila nauunawaan na inoobserbahan lamang po si Sarah. Hmm. Sabi ni Kat-Kat, ha, natatawa ako sa kanta mo, Sir Glenn. Ay, maraming salamat naman. O, Mel Warren! How are you, Mel Warren? O, si Kat-Kat, taga Ilocos. Okay, ha, grabe ang tawa ko sa iyo pagkanta mo, Sir Glenn, kasi ma-stroke sa inis. Yung mga DDS supporter sa iyo, eh, hindi nga makapasok sa live streaming ko eh. O, Kirk de Mayakyak, shout out po, hanggang team replay lang naman ng mga DDS eh. Tapos, hanggang mura lang naman yung alam ng mga DDS sa akin eh. Mga lawlaw, o, ang bobobo, ang tatanga-tanga. O, tawag ni Direk Freddy kay Maharlika ay si Bokeke. Si Bukaka, ang kapal ng mukha ni BP Sarah Tambaluslos kung hindi pa siya mag-resign. O, Sir Glenn, shout out Marcos, loyal PBBM. Paano nila mapapabagsak si PBBM? Iwasak na wasak ang mga Duterte. Naglabasan na yung kanilang mga katraiduran, no? Katraiduran ni Digong. Damay simple dyan ang kanyang anak na si Sarah. O, si Sarah dyan na walang kibo sa West Philippine Sea. E paano yan? Banateros, ilusyon nyo, malabo. Niwala pa kayo sa mga banateros na yan. Kan kabanda dito sa Ilocos Sur. Ilocos Sur ba o Norte? Yan. May warrant ulit si Kibuloy sa Pasig RTC. Arnold Lopez, shout out. No recommended bail. O walang piyansa. Yan. Kakalabas lamang po yan sa Branch 159. VMB Eva Hernandez, good afternoon. Nakikita ko ito si Ma'am Eva Hernandez sa kasama ni Rico Blanco sa isang vlogger. Si TFC ba yun? Pinapanood ko din yun eh. Yung isang vlogger na yun. Ang ganda din ng mga insights niya, promise. Kaya kayo mga pro-government vlogger, suportahan nyo ha. Hindi nagsisinungaling ang China na bisto ang deal ni Digong. Diyan ngayon, nilalagnat ang pamilyang Duterte. O, ayaw talaga lumabas si Barabas, sabi po ni Arnold Lopez. Lorna Gatmaitan, shout out po sa inyo. Oo nga eh. Due to time constraint, you are not able to be part of our LS all the time. But I do really appreciate your effort, okay? Your allotted time, because you allot time talaga to read. Of course, to watch my LS. That's why I really appreciate. Hello, Sir Glenn. Ang ganda ng kanta mo, ah. Compose ka pa. I like it. Sabi ko nga sa inyo, delikado pag magkanta ko, baka mamaya mawala naman yung mga videos ko. Okay, Kat-Kat, Ilocos Sur man, Ilocos Norte, Marcos lang ang sakalam. O, sabi po ni May de la Cruz, hello, sir. Ang ganda ng kanta mo. Compose ka pa ulit. O, di magkaugaga ang mga Duterte. Mabubuking na sila, correct. Kasi hayop sa kasinungalingan ang mga vlogger na mga sinusunda nila. Alam nyo mga sambayan ng Pilipino, umabot din po. And thank you very much, Ma'am Eva. Alam nyo mga Pilipino, sa totoo lang, pag hindi kayo maingat, okay, maingat sa pakikinig sa mga vlogger, talagang mapapahamak po yung ating bansa dahil magagalit lang kayo sa Pangulo na wala pong dahilan. At yan ngayon ang naramdaman ng mga DDS, ng mga naloko, ng mga sinungaling ng mga vloggers kasi gagawa-gawa sila ng kwento, kina-character assassinate nila si PBBM para ma-justify lang po ang kanilang balak na pabagsakin ang Pangulo at iupo si Sarah na wala namang alam sa national leadership. Yun. Basta mga taga-Norte, Marcos lang, wala ng iba. Oh, shout out po, my last option, sabi ni Pogi. My last option pa sila, i-assassin si BBBM. Easy money sa kampo ng Duterte. No choice sila. Oh, wag lang sila magpapahuli. Shout out sa inyo ha. Ay oo, baka doon dadalhin si Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court.
Tapos direkta na ito sa affidavit, wa kakahiya si Kibuloy. Buti nga. And Kibuloy not used to. No, nag-away na si Butanding at Butiki sa pagtatanggol kay Digongyo. Oh. Sabi po ni Infinite Stream, tingnan nyo ang newsmaker channel sa YT ng Turkish media. Tatlo respondents doon, China, US at Pinas. Ang China respondent, Panay, sabi meron ng agreement about DRP Sierra Madre. Ang Pinas at China, confirm. Yan, sabi po yan ni Infinite Stream. Oh. Tingnan ninyo ang channel sa UIT, Turkish media. Oh, imagine ha, dyan sa channel ng Turkish media, tatlo doon ang respondents. Oh, doon ng China, US at ang Pinas. Oh, alam na po na mayroon pong gentleman or secret agreement ang Pilipinas at ang China sa panahon ng Duterte administration. Di ba katraidoran yan? Oh, Kibuloy rapist, may 19 barrel. Ang Panginoon Diyos, walang barrel. Bakit hindi niya gamitin yung utin niya? Kasi ilang babae man yan ang nabiktima. Sir Glenn, kilala mo ba yung gobernur ng Davao del Norte? Kakasuspend ng DILG ng 60 days. Di ba doon ang next na evil rally? Yeah, nandoon ang next rally nila sa Tagum. Davao del Sur kasi mga kagas eh. Correct me if I'm wrong. Pero Davao del Norte, I am not privy who is the governor. But I received news that the governor of Davao del Norte got suspended by the Department of Interior and Local Government. So, and thank you very much, Ryan Lee, for informing me na 60 days pala yun. Oh, sabi po ni Marcos, Marcos Loyalist, wag mo akong diktahan, please. Hayaan mo lang ako na magbigay po, sir. Sir Glenn, bigyan mo nga ng pa-jacket si Kat-Kat. Okay lang po ba sa'yo? Oh, basta, walang problema. Walang problema sa akin yun. Hayaan nyo lang ako kasi kanina pa po ako nagabigay ng mga jacket. Hindi nyo lang nalalaman. Kaya yung mga nagko-comment dyan kaninang umaga, akala nila wala pa yan silang jacket. Ngayong hapon, nag-comment na sila may jacket pa. Ayaw ko kasi dinidiktahan po ako eh. Alam ko kasi nararamdaman ko kung sino po yung bibigyan ko ng jacket. Apelyedo, ganyan nga eh. Sabi ni Kat-Kat, no? Please lang ha, hayaan nyo po ako na magbigay ako ng jacket sa kung paano ko nararamdaman yung tao. Yan. Since 1986, Marcos Loyalist na ako grade 2 pa lang. 1986, grade 2 ka na. Pinanganak ako 1983 eh. Kasi 40 years old na po ako ngayon. Glenn Lasado video. Panatag ako sa Marcoses. Ito lang talagang pag-asa natin para bumangon ulit ang Pilipinas. Hoping na ma-extend sana ang term ni PBBM. Pero sa mga hinayupak na mga Duterte supporters, pero kay Roque, naku, Diyos ko, Santissima Trinidad. Para po kay ano kay Panelo, para sa mga Duterte, ang pag-asa ng Pilipinas ay si Sara Duterte at saka si Robin Padilla. Yon. Yan ang ano, yan ang what they call this? Yan ang pag-asa ng Pilipinas ayon po kay Panelo. Si Robin at saka si Sara Duterte ang pag-asa ng Pilipinas. Dahil ang bulok na Panelo, wala nakikita. Walang nakikita na kapag-asa-pag-asa sa Marcos administration. Paano nagiging pag-asa si Sara at saka si Robin ng Pilipino? Eh, no comment nga yan. Tapos nagsusupply pa ng bigote. O, di ba Sara Duterte? Di ba Robin? O, sana nga ma-extend ang term ni PBBM gaya ni Apo Lacay para mapaunlad ng tuluyan ng ating bansa. Jam Castillo, allergic po yan sa term extension. Ang mga DDS, allergic. Okay? Oh, balita Sir Glenn, suspendido rally ng Maisog sa April 14. Yan ang balita sa vlog ni Buds TV. Ay naku, Santissima Trinidad. Paano na lang yan kung halimbawa, paano na lang yan yung mga palautog kung suspendido ang rally ng mga mautog? Oh, di ba? Yung mautog rally nila, paano na lang? Eh, todo preparation pa lang naman ang mga palautog ah. Di ba? Ah, Sara, Robin, lubog ang Pilipinas niyan, Sir Glenn. Kung suspendido ang
what you call this, ang rally sa April 14 ng mga palautog, ay wala pong silbi ang mautog rally nila. Ano, Sir Danny? Tinanong ko si traveler kung saan siya nagta-travel. Tinime out ako. Fake traveler siya. Baka sa Bakura nag-travel. Baka doon sa condemnation nag-travel. Kasi sinuspended ang governor ng ano eh. Governor ng Davao del Sur. Sir Glenn, let's pray all and pray for God's guidance and protection for our president. Salamat sa pag-defend mo sa presidente natin. At maraming salamat din sa pagsuporta ninyo, no? Sabi ni Man from Manila, kapag nanalo si Sara at Ruben, kalimutan nyo ng May Pilipinas. Kapag daw manalo si Sara at Ruben, kalimutan nyo ng May Pilipinas pa. Windang ang ating bayan, Pilipinas, kapag si Sara at saka si Ruben. Kaya ba ni Sara at saka ni Ruben? Ha? Nakunin ang tiwala ng international community? Tingnan nyo kay PBBM, oh. Nag-attend lang ng economic cooperation sa trilateral meeting ng US, Japan at Pilipinas. Ayun. Magkaroon po tayo ng 100 billion investment coming from the two biggest country. Idea ko lang, ha. Bayad na ni PBBM ang utang ng Pilipinas at pinasukan niya pa ng trillion-trillion ang pondo ng Pilipinas. Bakit? He always show solution, not problem. Dahil po ang problema, sa mga Duterte yan ang gagaling. Oh, magda-Japan na lang ako pag mangyari yan, sabi ni Nexon Mendoza. No comment ako dyan kay Sara at saka si Robin, sabi ni 40. Ryan Gambate kay Maria, paano na lang po ako? No? Japan kahit siyang shout out kay Nuaya Inuo ng Gayuya Japan. Nagoya, Japan. Shout out. Windang ang Pilipinas, windang ang ating bayan kapag manalo yan si Robin at saka si Sara. Napakatahimik noon ang Pilipinas, walang adik at mga siga-siga at hindi ka natakot kapag umuwi ka. Alam mo, sa totoo lang talaga, alam mo, ang idea ko talaga dyan, ha, hindi naman po talaga malala ang problema ng droga eh sa Pilipinas bago po inassume ni Rodrigo Duterte ang pamunuan. Bago niya pinalitan si Pinoy, parang hindi ko nararamdaman. I'm very sorry, ha, sa punto ko lang to. Ikaw mga DDS, ha, huwag ninyo akong ipilosopo dito, mga DDS kayo, mga animal kayo. Makinig sa explanation ko. Bago kasi umupo si Rodrigo Duterte, kung ako ang mag-observe, parang oo, may mga addict sa bayan, pero hindi ganun ba? Kaya lang, maro si Rodrigo Duterte, pinalabas niya na talamak ang droga sa bansa. Lalong nagalit ngayon ang taong bayan sa Aquino administration. Pagkatapos, ang battle cry niya, tapusin niya ng 2 o 6 na buwan. So, siyempre, normal, ang katulad ko, umahanap tayo ng pagbabago. So, hindi natin nakalain na ganun. Kahit sinasabi pa ni Digong na, sige, ganito, pagpapapatayin ko kayo, pag ako magiging presidente, pagpapatayin ko mga adik, bla 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 bla, nagpalakpakan tayo. No? Ganun ang naginawa natin. So, akala siguro ng mga Duterte, hindi natin nakita. No? Panahon ng Korea ni Pinoy, kahit galit tayo sa mga dilawan, pero parang hindi highlight yung naging problema ng droga sa Pilipinas. Nung tumakbo na si Rodrigo Duterte, ang kanilang pinalabas talamak ang droga sa Pilipinas. Kaya para ma-justify yung tukhang. Kasi nakikita na nila, pinapalakpakan natin sila eh. Pag magputang ina si Digong sa may rally niya, na mamalakpak ang mga Pilipino, grabe oh. So yun pala, balat kayo pala. Tapos, napakita pa, doon ako na frustrate nung panahon na pinakita niya yung mga listahan ng mga drug lord, ng mga police, ng mga general sa Matrix. Inaabangan ng tao yun eh, kung ano po yung ipapalabas ni Rodrigo Duterte ng mga listahan. Tapos yung iba namatay na ng mga government officials, nililink sa mga droga. Kawawa naman yung mga government officials na
hindi naman po ano, hindi naman po addict o hindi naman drug lord, pero ayun, napatay at ang dahilan ay part sila ng droga. Nabalitaan ko nga, pati nga si mayor ng Iloilo, si Mabilog, kasali din po sa listahan. Eh yung amo ni ano yun eh, amo yun ni Celes eh. Nung naging presidente na si Digong, ang daming patay ng mga public officials, ang daming patay ng mga kuno addict, nanlaban, blah, 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 blah. Then only to find out, for the quota purposes pala. Oh. Pero bago po yan lahat ha, mga DDS, ako po yung nananawagan sa inyo, ako yung nakikiusap sa inyo, makinig kayo, makinig. Makinig kayo ha, makinig, mayroon akong sasabihin sa inyo. Mga DDS, kung gusto niyo iupo si Sara sa pagkapangulo, sa upuan ng Pangulo, okay, sa presidential seat, ang gawin po ninyo, butasan po ninyo muna ang puwet ng upuan. Tapos lagyan niyo ng arinula sa baba para doon si Sara magtae, doon si Sara mag-ihi. Okay, ang taga-kuha, ang taga-linis, taga-hugas, si Clear Edin Contreras, si Bayad Bay, at ang mga DDS vlogger na mga sinungaling at mga news peddlers. Ngayon, pagkatapos niyan, bago nyo yung po si Sara, tanggalan nyo ng dila kasi para laging no-comment ang talent. Pilayan ninyo para nang sa ganun, hindi niya magaya yung ginagawa ni PBBM na travel dito, travel doon. Okay, sa ibang bansa kasi nga sabi ninyo, ginagastos ni PBBM ang pera ng tambayan sa travel doon, travel dito. Kaya po, pag naging Pangulo si Sara, okay, sige, payag ako pero pilayan nyo muna siya. Okay, and then maglagay kayo ng napakalaking TV sa harapan ni Sara. Manood siya ng basketball. Okay? So yun po ang advice ko sa inyo, mga DDS supporter. Ang totoo dyan, mga kokompetensya sa droga ni Duterte, ang what we call this, pinatay na mga mayor. Daming pinatay na mga mayor, daming mga government officials. Until now, nagtatanong sila ano kasalanan ng kanilang mga magulang. Oh, kasi alam mo, believe ako dapat sa war on drugs, kung mayroong tinatawag na rehabilitation, dapat holistic approach. Hindi kailangang patayin yung mga addict, hindi kailangang patayin yung mga pushers. Ang titingnan po doon is the root cause. Of course, naturalmente, kahirapan. Dapat may intervention po yon ng local government unit. Hindi na basta-basta pagpapatayin, hindi basta-basta sabihin nanlaban, hindi basta-basta ang tamiman lang ng ebidensya. Kawawa po ang mga maliliit natin na mga mamamayan. So ganun po ang mga nangyayari sa panahon ng Duterte administrations. Pero ang tatlong general din niya nakasuhan, naging mayor pa ang isa, correct. War on drugs din naman nakayanan ng 6 months. Sabi ni Warren Espirito, mission failed naman si Digong sa war on drugs niya. Kasi alam mo kung bakit? Patayan dito, patayan doon. Wala kang nakikitang rehabilitation of human's life. Hindi sa kinakampihan ko yung mga addict, hindi sa tinotolerate ko yung mga droga. Pag na-identify ng otoridad na addict yan, pusher yan, mayroon tinatawag na divine o may tinatawag na interventions. Holistic approach po. Huwag pong patayin yung mga addict dahil kapag nabigyan lang po ng tamang gabay, karamihan sa mga addict na namatay, mga kabataan, yung iba mga minor de edad pa. Kumbaga, hindi pa nila na alam masyado kung ano ang realidad ng buhay. Ang alam lang nila, gagamit sila, bibenta sila, kikita sila ng pera, maitawid nila ang gutom na nararanasan ng kanilang pamilya. Dapat ganun ang ginawa ni Digong. Ha? Hindi dapat namatay ang mga because they are a victim of society of scores. Yun, ha? Ang totoong paglaban sa gera, halimbawa, may 1,000 na adik na kulong, gawa ng gobyerno ng pagparaan. Okay, i-rehabilitate ng gobyerno. Alagaan, alalayan ng pamilya. O, kasi karamihan sa kanila, mga tinatawag po na breadwinner, wala silang ibang tinatawag na trabaho dahil hindi sila nakapag-aral, hindi sila nakapagtapos. A-apply sila sa restaurant, apply sila sa opisina, hindi sila katanggap-tanggap dahil kulang sila sa requirements. So, ang nangyayari po dun, droga ang kanilang kinakapitan. Kung talagang mahal ng gobyerno, hindi po sila patayin. Bagkus gamitin ng gobyerno ang lahat ng effort to rehabilitate
yung mga nawasak nila ng mga buhay. Dahil kung okay lang sana ang gobyerno na magpatupad ng tinatawag nila na war on drugs, pilitin na maunawaan ng mga drug users na nandyan ang gobyerno, alalayan kayo ng gobyerno, bigyan kayo ng panibagong buhay, katulad po ng ginagawang pagbibigay ng pangalawang buhay sa mga surrendery ng mga New People's Army. Kaya mga animal kayo na mga naniniwala kayo sa tukang ni Digong, mga bobo kayo dahil hindi nyo nakikita kung paano po ang holistic approach ng paglaban sa droga. Dahil ang pagpatay sa addict ay hindi po achievement ng gobyerno. Totoo talaga yan. That's the reason why I am very passionate enough to tell the Filipino people that the war on drugs is not really successful. Ginawa pong negosyo ang buhay ng mga Pilipino. Ginawang laruan ang buhay ng mga Pilipino. Biktima po yung mga pushers na yan, yung mga addict na yan, biktima po sila ng mga drug lord. Yun po dapat. Kung hindi man mahuli yung mga drug lord, ma-intercept ang mga billion-billion na halaga ng kanilang mga epektos. Mapipilaya na po ang kanilang negosyo. Hulihin ang mga malalaking na mga bulto-bultong mga shabu dyan, na mga laboratory dyan. Hindi po na mabalitaan na lang natin, patay dito, patay doon, kaliwat kanan ng patay. Masaya ba kayo dyan? Mga gago kayo na mga sumusuporta kayo sa mga war on drugs ni Digong. Gusto nyo pa suportahan yung war on drugs ni Basti sa Davao? Natingnan ninyo, sinuspended na yung mga kapulisan doon. Ha? Si Basti palpak sa war on drugs. Questionable pa. Credibilidad ni Basti. Questionable because there are some report before that drug-free ang Davao. How come that the local executive chief ng Davao declared war on drugs if there is no drugs in Davao? Nanonood ako ng TV, 1 kilometer na agad ang mga comment. Sabi ni Ate Beth M. O, tinatanggi ni Basti na nag-utos siya na Police Davao na ipa-EJK ang mga namatay sa pagdeklara niya ng drug or wars. Paano yon? Kaya nga war, binabaliwala na ang batas dahil war. Ano ang sabi ni Basti Duterte? Hawa mo din hi, undangan nyo na. Kay kung dili mo muhawa o muundang, papatayin ko kayo. Yan ang sabi ni Basti. God bless to Joseph. Nanood ako, nasaan ang drug lord sa Inchik, tropa ni Duterte na may issue sa Farmally. Sabi po yan ni Pogi, pero hindi binablog yan ng mga DDS vlogger. Hindi holistic kay Digong, kundi devil as bukid sila or devil in disguise. Imagine, mga kapulisan na sanggot sa droga, hindi man lang idaan sa kaso, agad-agad pagpapatayin para hindi makapagsalita. Yan ang style ng mga Duterte. Nadamay pa yung bata, gaya ni Kian de los Santos. Ngayon, mababawi niyo pa ba yung buhay na yan? Kaya umiiyak, nagsusumamo, humingi ng tulong ang mga biktima sa panahon ng drug on wars ni Digong dahil wala sila nakikitang hustisya sa Duterte administration. That's the reason why nagpasaklolo sila sa International Criminal Court. Ay, sabi ni Marcos Loyalist, Sir Glenn, ingat lagi at sa lahat, out na po muna ako, sir. Ingat, Marcos Loyal, PBBM. Yung mga kabataan pinatay na dapat binigyan ng pagkakataong mabuhay at magbago. No? Oh, yung mag-i-watch kay Pulong at Basti kasi merong bus papasok na droga sa Davao. Sabi ni JC Most, Mayor pa lang yan si Duterte, kalat na yung anak niya na si Pulong. Nagtataka ko ba't di rin tinutukhang. O anong sabi ni Digong doon? Pag may isang anak na mapatunayan, dalahin niya daw, ihulog niya daw sa helicopter. Siya daw yung papatay. Utot! Kay Sara Duterte nga, di ka maka-ek. Tapos sabi ni Duterte, wag daw lalapit na magsisigaw human rights, due process. Kainin nila yung due process nila. Bakit si Rodrigo Duterte ba marunong magrespeto sa tinatawag na due process? Sumulpot ang riding in tandem kapag drug dependent ka.
defendant ka tapos sumuko ka, papatayin ka, dapat gamutin ang biktima lang sila. That is correct. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung tukhanga, ano ang proseso ng tukhang? Sa isang barangay, dadala yung tanod, dadala yung pulis. Kakatukin yung suspect. Tok, 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 okay. Kami po ay nasa barangay, kami po ay nasa kapulisan, kasama namin ang DSWD, kasama namin po ang ating barangay tanod, ganito, ganito. Ikaw po ay nasa listahan, okay? Pero ang programa ngayon ng Duterte Administration ay sumuko kayo. Walang mangyayaring masama sa inyo, tutulungan kayo ng gobyerno. Yan. Ang kapitbahay na adik na connected doon sa dapat na pinagsabihang sumuko, ay nako, sa tinukhang, yan ang papatay doon sa tinuktok nila. Yon ang kagaguhan na hindi nila naisip. Para hindi magsumbong ang bawat isa, nagpapatayan ang mga adik. Dahil yon ang gusto ng gobyerno ni Duterte. Gets? Kinatok mo yung isang tao. Tok-tok, hangyo, tukhang. Ayan o, tok-tok at hangyo. Sumuko ka na, may symposium tayo. So hindi pa nakarating. Ha? Maraming salamat, Constantino Maranan, sa inyong New Zealand currency. Correct me if I'm wrong. 10 New Zealand currency. Oh, ngayon, pag tuktok, nako, kinabukasan, hindi nakasuko sa barangay, patay ang tinukhang. Dahil ang kapitbahay, ayaw din na isumbong siya ng natukhang. Oh, yan ang naging madugo ang war on drugs ni Digong. So hindi na ngayon, hindi lang pulis ang sangkot, kundi taong bayan na. Pilipino kapwa Pilipino ang nagpapatayan sa panahon ng Duterte administration dahil tinolerate niya, anong sabi? Pupunuin niya ang punerarya ng mga patay. Ay, euro pala. Thank you very much, Constantino Maranan, sa inyong 10 euros. Sinisipang Marcos Admin na nagpabaya sa drug trade kaya di matapos ang droga sa bansa. Gusto niyo kasi shortcut method. Extrajudicial killing na lang, kawawa ang mahihirap. Na sakripisyo, paano drug lord iligtas? Correct. Ganito yon. Ang droga, kapag maayos lang ang intervention ng gobyerno, imbis na patayin yung mga nabaybast nila, bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataong mabuhay? Maliban lang talaga kung totoong nanlaban. Paano mang laban ang mga biktima? Eh alam nila na wala silang armas. Paano nagkakaarmas yung mga drug addict na matay? Tapos pare-pareho, 38 na paltik. May sachet, may 500 pesos na pera. Hanap patay ang administrasyon ni Maudig, hindi hanap buhay, kundi hanap patay. Oh. Yung drug lord tuloy sa pag-supply, nakatsinelas lang kaya walang pagkukunan, walang gagamitin, sabi ni Pogi. Oh, buti pa nung time ni Ferdinand Edelin Marcos, drug lord ang binitay, chikwa pa yun ang dapat. Correct. Oh, firing squad. Oh, laki ng kinita ng mga punerarya nung time ni Digong. Tapos ngayon, dadagdagan pa ng war on drugs ni Baste. Kabubuan, tapos ngayon na malakpak kayo. Ang buhay ay sagrado. Pero kung magdesisyon ang batas ng tao na ilabas ang death penalty, mauunawaan ng Panginoon yun. Dahil hindi nakikialam ang Panginoon sa affair ng gobyerno. Dahil ang kay Cesar ay para kay Cesar. Ang sa Panginoon ay para sa Panginoon. Yan ang katotohanan. Kaya kung magdesisyon man ang death penalty, hindi po yun kasalanan sa mata ng Diyos dahil binigyan po ng kalayaan ng Panginoon ang tao na magdesisyon sa kanyang buhay. Kung gusto man ng Pilipinas, kung gusto man ng gobyerno sa kahit na anumang mundo ng parusa ay kamatayan sa mga criminal offense, nauunawaan ng Panginoon yun. Kasi ang Panginoon mismo ang nagbigay ng free will sa tao. Pero yung patayin mo na hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili, yun po ay hindi maganda. Oh, para kay Digong kasi, ang buhay ay weather-weather lang.
whether you like it or whether you like it very much, you don't have option, mamatay ka. Bakit di sinagot ni Baste si Congressman Manuel, 40 years ang Duterte sa Davao, di nila nalinis ang Davao sa droga. Yun ang dapat sagutin ni Baste. Kaya lang, paano nila linisin ang droga sa Davao? Kasi wala na silang battle cry sa mga taga-Davao. Ha? Na hindi sila butuhin, butuhin sila dahil lalaban sila sa droga. Yan ang rationale dyan. Kaya hindi nila matapos-tapos ang laban sa droga sa Davao dahil ginagamit nila yung plataforma nila sa Davao para butuhin sila ng tao, na kuno sila yung hero ng mga taga-Davao dahil nilalabanan nila ang war on drugs. So 40 years na namuno sila dyan sa bansa, sa Davao, hindi nila nasulbar. Tumaas pa ngayon ang rating ng mga drug addicts sa Davao, na naging presidente na nga yung mayor ng Davao. May vice president na nga. Tapos ngayon sabihan ninyo, hindi trabaho ng vice president ang drug lord at saka mga drug addict dyan sa Davao. Kagaguhan. Lagman Box Marcos, gentleman's agreement with China, a huge mistake. Sabi ni Michael Benyas. Jimmy Aburido, mag-out ka na. Ingat po palagi. Thank you very much. O, ang Panginoon lang ang may karapatan bumawi ng buhay. Eh, paano ngayon yung namatay sa panahon ng Duterte administration? Ano pala yon? Excuse pala ang mga Duterte bumawi ng buhay sa pamamagitan. Oo nga, hindi nga Duterte ang pumatay. Pero sa kanyang administrasyon, utos niya ano? Pagmanlaban, patayin. Kahit hindi ng laban, namatay. Pinatay tuloy. O, kasi walang mai-report eh. Ang ginawa nilang pattern sa Davao, dinala nila sa buong Pilipinas. Imagine dyan ang galing yung war on drugs sa Davao pagkatapos ngayon. Sasabihin ninyo, hindi pa pala natapos ang war on drugs sa Davao. Palpa kayo eh. Law-law kayo eh. Tama man. Kaya nga puro reklamo sila sa Davao na wala ginagawang gobyerno para sa kanila. E tanongin nilang yung mga Duterte. O kayo na mga taga-Davao, tanongin nyo ang mga Duterte kung anong nagawa ng mga Duterte sa inyo. Bakit talamak po ang problema ng droga sa Davao? Ano po ang nangyari? Dinaanan ng war on drugs ni Duterte, hindi pa natapos. Tapos si PBBM ngayon ang anuhin ninyo, si PBBM ngayon na may kasalanan. O, tapos sabihin ninyo walang takot ang mga kriminal kay PBBM dahil lawlaw si PBBM. Kayo yung lawlaw. Dahil unang una, hindi nyo tinapos. Pangako nyo yun eh. Natapusin nyo. Mayroon bang patotoo sa Duterte administration na binigyan sila ng pagkakataon ng Duterte administration magbago? Shout out po sa inyo, Iris Ledesma, VMB Eva Hernandez. Tanungin nila yung mayor nila sa Davao, bakit tumaas ang rating? Ang galing magaling mga Duterte, so bakit tumaas ang poverty rate sa Davao? What's wrong? O, sabi ng AFP spokes, mga bayarang old folks, dating AFP personnel, nagpe-pension pa sa gobyerno. Mga pro-China bloggers, nagre-recruit na mga ulol. Imagine, retired general ka, maniniwala ka sa vlogger. Dapat nga ikaw yung mapapaliwanag sa mga vloggers eh, para maunawaan ng mga vloggers that they are in a wrong side. Pagkatapos ngayon, general kayo, naniniwala kayo sa vlogger? Gago. Kabubuhan. Kumakain kayo ng sweldo nyo galing sa gobyerno, pagkatapos ngayon, pag-akusahanin nyo ang gobyernong ito, wagas. Diba? Buang general kayo, nag-vlogger kayo, naniniwala kayo sa isang vlogger. Dapat nga, kayo pa nga dapat ang magpaliwanag sa amin. Diba? Paano matapos ibuhay na buhay mga drug lord? Sabi ni Mel Warren. Irish Ledesma, shout out. Yan. Danny Renado, IGBSO Intergalactic Boom, shout out. Okay, Mina Bautista, shout out everyone. Oh, sabi nga ni Pogi Utak Daycare. Guys, 12 minutes na lang ang natitira at ako'y pansamantalang magpapaalam. Mayroon na naman tayong 2 hours at kalahati na pagsasama-sama sa ating live streaming ngayon. No Duterte, baka magtutukhang. Oh, sila, di ba, Sir Glenn? Correct. Salamat, natauhan si Lagman na number one critic ni PBBM. Tama na malaman ang gentleman's agreement ni Digong sa China. Salamat, Congressman Lagman. Natauhan ka. Siyempre, matagal na yan eh.
Oh, simulat noon pa talaga yan, opposition yan si Lagman. Pero, of course, we need to appreciate na binabakapan niya yung sabi po ni PBBM na dapat na it's a horrible. It's a horrible. Paano yon, general yon, bayad ng China. Oh, imbis na general solution, naging general problem ng Pilipinas. Walang hiya, walang kwentang general. Naging vlogger pa pagkatapos atake ng atake sa gobyerno. Sinungaling naman yung source. Bobo. Joseph Canoneo Lazaro, shout out. Oh, kamusta? I'm fine. I'm still pogi, sabi ng sarili ko. How are you today? Joseph Canoneo. No to Duterte. Ayan. Magiging province of China tayo. Isip-isip kayo mga DD sheds. 11 minutes na lang po natitira at ako'y pansamantalang magpapaalam sa inyo. Matatapos na yung 2 oras na naman natin at kalahati na pagsasama. Sa lahat po ng mga nag-share, nag-likes, nag-comment, at saka syempre, nagbibigay po. Ay, maraming salamat kay Ate Yon. Ayan, apology. Fight-fight lang, mga kamunting tinig. Maraming salamat, Ate, for your $10. Next, ano pa ba? Ano pang ibansag niyo sa akin? Baka aswang. Nasabihan na akong mangkukulam. Nasabihan na akong pogi. Nasabihan na akong bayaran. Nasabihan na ako NPA na naman ngayong araw na ito, guys. Nag-level up ngayon yung aking ranggo. Ako lang yung NPA na suportado ang Pangulo. Almost forgot to like pala. Uy, Sir Nixon. Maraming salamat, Kati, yun sa yung $10. Infinite, walang yun, sabi ni Ma. Maraming salamat din sa inyo dyan. Oh, hindi mawawala droga dyan sa Davao hanggat may Duterte dyan. May support dyan kapag si Sara naging presidente, kalat ang bangkay sa daan. Kikita na naman ang mga funeral home. Isang araw, Sir Glenn, kadre ka na. Imagine, sa totoo. Imagine, guys, NPA daw ang munting tinig. So, Santissima Trinidad naman. Oo. Baka kulang na lang sabihin nyo, member ako ng MNLF. O, baka sabihin niyo member ako ng MI. Sa bagay, may mga kaibigan tayo sa MI, may mga kaibigan din tayo sa MNLF. Pero may mga kaibigan tayo na mga sumuko na rin sa NPA. Pero ako, NPA ako. Grabe naman. Ganun na ba talaga ang tingin nyo sa akin? Powerful na ba talaga ako? Nasasabihan nyo akong NPA? Ang bilis ng rank ko ba? Ano, alam nyo kung NPA ako, mga DDS? Yung posisyon ni Celeste, taasan ko yan. Kaya-kaya kong abutin yan. Magiging kadre ako na hindi ako nagdadala ng armas. Oh, kung magiging NPA ako, I will become an asset of that organization. Di ba? Oh, na totoo lang. Kaya wag nyo akong pagbintangan na, Diyos ko, ganitong ano, ganitong haircut, ay hindi pala ako nakapagpagupit, no? Ganitong ano, oh, ganitong, what you call this, ganitong hairdo? Oh, ayan, no? Oh, parang si Apula kayo. Oh. Alam nyo kung NPA ako? Naku, Diyos ko, ako ang number one sisipa yan kay Celeste. Huwag nyo namang, huwag nyong insultuhin yung aking ducks ko, Ginoo ko, Lord. Tingnan nyo naman, oh, yung piluka ko. Oh, hindi nakapamada yan. Walang lawa yan. Naturalmente yan. Natural yan, pero hindi nyo lang nakikita yung kaspa. Oh, Ramya Paris. Shout out po kay Ramya Paris. Maraming salamat sa 4.99. Sko, hindi ako katulad ni Celeste na nagpapakilalang NPA na hindi naman pala totoong NPA. Nagpakakadre-kadre, pinaliwalaan naman ang gago na kibuloy. O ngayon, sino ang nagpahamak sa SMNI? Si Celeste at saka si Badoy. Sino ang nagpahamak sa mga Duterte? Si Roque at saka si Panelo. Oh. Tingnan ninyo. Oh, maraming salamat kay Ramya Paris from San Francisco, California. 'Di ba? Kung magbintang kayo, jokes ko baka nabintangan na ninyo ako mangkukulam. Natapos na 'yung pangkukulam, binitay ko na ngayon mga bududal ko, oh. Ito oh. Si Teletubbies, may yellow at saka may pula. Pagkatapos ngayon, sabihan ninyo ako, NPA ako. My God! Grabe naman kayo. Makapagsalita kayo na NPA ako. Pag ako ay nagiging NPA, mahirap ako nakalaban ng gobyerno. Oo! Pag kung ginusto ko lang na magiging kalaban ako ng gobyerno, nako, Santissima Trinidad.
Oh, wala yang mga kumakalaban sa gobyerno. Pag ako ang gustong magkalaban sa gobyerno, ay nako. Kaya lang, pinili natin na magiging matino na mga mamamayan. Okay? Piliin natin yung tama, kahit kapalit pa ng buhay natin at saka prinsipyo natin yan. Oh, bakit kung gustuhin ko na magiging anti-government ako, kayang-kaya ko, law-law lang yung ginagawa ng mga anti-government sa gobyerno ngayon pag ako ang magsasalita laban sa gobyerno. But I choose to become a government ally dahil yun po ang nararapat. I become a government supporter not because I believe that this government is 100% perfect, 100% clean. No. I don't have any notion that this administration is clean or perfect. Okay? I became a government supporter not only because I am a Marcos loyalist, but I do believe that we Filipinos need to support the president, which is not perfect, but he is doing excellent job to make this country great again. Now look, you criticize the foreign trips, you criticize the trilateral agreement, but look at what happened. The U.S. and Japan willing to invest amounting at least 100 billion sa Pilipinas. Are you not happy with that? Those who are anti-PBBM, kalimutan yung anti-PBBM kayo. Think that what PBBM did is for the betterment of all Filipinos. Because my model is PBBM. He disregard political differences in order for us to realize that we need to become a true, genuine, authentic partner of nation building. Yun dapat ang isipin nyo. My God, Santissima Trinidad. Akala nyo makapagsabi kayo sa akin na NPA ka? Akala nyo ba kung ano yung buhay sa NPA? Kung anong buhay na mga kababayan natin? The Marcos administration understand the battle cry of the New People's Army. That is why he offered what? Amnesty program wherein the vice president didn't support. The amnesty program signed by the president under this administration, it's a clear manifestation that PBBM never considered them as an enemy of the state. Naunawaan ni PBBM na itong mga tao na ito ay may inspirasyon. Mayroong gustong iparating sa gobyerno. Hindi ginamit ni PBBM ang dahas. Bakit? Ano ba yung lakas ng NPA na yan kung gamitin ng presidente ang poder ng gobyerno? Ang ubo sila lahat. Pero hindi ginamit ni PBBM maliban lang kung inaatake itong ating armed forces ng mga NPA. Oh, but the Marcos administration give another chance sa ating mga kababayang naligaw ng landas. Hindi naman natin sila maisisi. Alam mo kung bakit? May inspiration, may aspiration sila. Katulad din natin sila na mga naghahanap ng tunay na serbisyo ng gobyerno. Ngayon, ito mga kapatid natin ng mga NPA, hindi po natin ito basta-bastang pagpapatayin. Bigyan natin sila ng pagkakataon kung gusto nilang bumalik sa sabakan ng gobyerno pamamagitan ng pag-apply ng amnesty. Tangina, si Celis nga din natin alam kung saan siya nag-apply ng amnesty. Pagkatapos, nagpakilalang kadre-kadre, lahat ng mga kadre pumunta sa SMNI. O tingnan mo, nalagay sunod na sumpa. Eh, bobo si Kibuloy, ginamit lang ng mga NPA na kadre at nagpakilalang kadre, number one si Celis at ang mga tuta niya at mga aso na dyan, ang SMNI. Nataihan na sa ulo si Kibuloy. O ngayon, may pagtanggol ba ng mga NPA dyan na makakilala ni Celis, si Kibuloy? Hindi. Yan. Milagro pumabor kay PBBM ang mga critics sa ginawa ni PBBM na malaman ang gentleman's agreement ni Digong sa China. Miracle is real. O, totoo talaga. Lagman is a leader ng dilawan sa Kongreso. Minority floor leader ata yan si Lagman. Correct me if I'm wrong. And number one critic of the administration. But at this point of time, he sided kay PBBM about sa comment ni PBBM that very horrible ang gentleman's agreement. And he is really supportive na dapat paimbestigahan ito. Ay din, hindi po ito maganda. O, di katraiduran po ito. Mga DDS vlogger, lagi sinusunog ni Direk Freddy V. Inaaraw-araw din sila with evidence. Doon. Sir, hindi na ako makapanood ulit ng 2 days. My work kasi ako. Ingat, Ate Beth M. Maraming salamat. O,
Aldrin Dansalan, tatlong admin, pinabayaan ang agriculture, tapos gusto 2 years lang, okay na. Gamitin mo naman yung utak mo. Unti-unti nga inaayos eh. Can you just imagine that? You don't able to realize and appreciate the actions of PBBM. He was able to fix the 4 decades problem of Department of Agriculture when he assumed as Department of Agriculture Secretary. You criticize the decision of the president, but in reality, we gained a lot, most especially farmers. Ay, nako. Mahilig siguro manggergur yung kumukontra sa amnesty ng ating PBBM. Imagine, kayo na mga DDS, kung hindi kayo mga bobo, mag-review kayo, mag-aral kayo, kontra ng kontra kayo sa economic provision ng Philippine Constitution under this administration, mga hayop kayo, si Rodrigo Duterte nagpirma ng executive order na i-review ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Mga bobo kayo eh. Pasalamat kayo, hindi ako marunong na hindi ko mapakita sa inyo yung mga kwan ba. Nagtuturo lang ako sa inyo. Hanapin ninyo, mag-secure kayo ng copy, tanungin yung kilala ninyo that Rodrigo Duterte signed an executive order with regards to the review of the Constitution. Pagkatapos, economic provision lang ang tinitingnan na ay amend. Akala ninyo, kagago sa inyo. Diba si Digong ang pasimuno ng federal form of government? Kung federal form of government at tinupad ni Digong, hindi lang economic provision ang napakialaman, kundi ang political provision also ng 1987 Constitution at baguhin para sa federal form of government. Abnormal kayo. Ngayon, pag makakontra kayo ng tsa-tsa, ng economic tsa-tsa, sa tingin nyo, hindi po nagbalak ang Duterte administration to change the entire form of government and the Philippine Constitution? Mga abnormal kayo. Humanap kayo dyan ng executive order signed by Rodrigo Duterte saying that really needs to review the Constitution. Oh, hindi nyo ba alam na binuto natin si Rodrigo Duterte because sa panawagan niya na magkakaroon po ng tinatawag na government reform? Palitan ang ating form of government into federal form of government. Kaya inikot ni Digong bago mag-eleksyon na magkaroon po ng federal form of government. Yan ang kinampanya niya sa mga local leaders. Noong nanalo siya, hindi niya po sinusugan. Huwag niyo kaming baguhin dito. Oh, ako kahit na wala akong kopya-kopya dito. Ma'am Rery N, 160 yen, maraming salamat. Yung wala akong kopya dito, I almost imprint all that information in my mind. Oh, tapos naniniwala pa kayo sa mga buang ninyo ng mga vloggers na sasabihin, basto si PBBM, binasto si Sara Duterte. Bakit? Kung totoong binastos ni PBBM si Sara Duterte, o ano ngayon, ay bastos man talaga sila. Pero hindi po totoo yon. Kasi during that time, maganda ang relasyon ni Sara at ng gobyerno na ito. Kayo mga DDS, mga buki, dahil naniwala pa kayo sa mga vloggers o di nasunog kayo lahat. Pinaniwalaan nyo pa si Badong. Tapos sabihin ni Badong, may bilang ka eh. Kung wala kang bilang, di hindi ka papansinin. O sabi ng isa, nag-comment kay Badong Arateles, Badong, tinitira ka ni Direk Freddy Valera. Sabi po ng isang komentor, kilala ko pa, si Joey Gonzales ang pangalan. Sabi ni Joey Gonzales, Kadong, kapado, Sir Badong, tinitira ka. Oo, ni Direk Freddy. Sabi ni Badong, hayaan mo sila, sanay na ako. Kasi tinitira ka, political vlogger ka, kasi may bilang ka. Tangina, tinitira ka dahil bobo ka, hindi sa may bilang ka. Kaming viewers mo, Sir Glenn, alam namin sino nanuloko na vloggers. Dahil sa social media, kawawala yung nababaliw mag-isip, nagpapaniwala na bayarang vloggers. Oh, hindi lang bastos, apakalufet na bastos na Duterte family. Tangina ninyo, minura nga ni Digong ang Panginoon, minura niya nga Santo Papa, minura niya nga lahat-lahat na lang. Pagkatapos ngayon si PBBM pang sabihin yung bastos, abnormal. Kung si Sara Duterte hindi makikita kay Speaker Martin Romualdez na kakalaki-laki. Sis Ay, sana matapos ng swimming pool nyo. Hindi pa pwede. Okay? Para magamit na. Hindi lang bastos, apakalupit na bastos na Duterte family. Hindi po yan lingid sa kaalaman ng tao. Bakit? Sino ba ang mahilig magmura na presidente?
Di ba si Rodrigo Duterte? Nilagay nyo pa si Rodrigo Duterte sa front page ninyo, sa mautog rally nyo, na hindi naman pala matuloy. Hindi pala matuloy. O, titingnan natin kung matuloy ba yung mga rally ng mga palautog sa kanilang mautog rally. Di ba? O, sa kamanyakan, siguro manalo kayo. Tama ka, kaya tinitira ni Direk Freddy si Batong Arteles kasi bugok. Nako, wala nang mas babastos pa sa ipinagkatiwala sa iyo ang gobyerno. Tapos ikaw, nakiisa ka doon sa gusto mapabagsak sa gobyernong ipinagkatiwala sa iyo. Totoo yan, LCL Food Tambayan. Ang dating po dyan, oportunista at walang delikadesa. O Kwaji Rain, nanonood po sa atin from Kuwait. God bless. Correct, bobo sila kaya tinitira sila. Hindi nila matira, uurong yung mga tumitira sa kanila kasi wala silang maitira. Kasi may pruweba na fake news sila, Badong. Imagine, naniniwala sila doon sa splice video. Akala nila siguro mga bobo ang mga pro-government defender. Ngayon, pinakita yung kabuuan ng video. O, ngayon, butata kayo. Nasunog kayo. So, hindi pala binastos ni PBBM si Sara. Bagkos, kinamayan, nagbeso-beso, at habang papalakad ng papalakad papunta ng eroplano, magkatabi si First Lady Lisa at saka si Sara Duterte. O, te, lumipat si Sara sa katabi ng isang tao, dumiretso na si PBBM. Dahil, anong gusto ninyo? Isang dosena talaga na gusto ninyo, lips to lips pa ni PBBM si Sara para hindi nyo masabihan si PBBM na bastos? Gusto ninyo, lips to lips pa ni PBBM si Sara Duterte para hindi nyo masabihan na binastos ni PBBM si Sara? Mga animal kayo, hayop kayo, sinungaling kayo, nakakulo kayo ng dugo eh. Pwede ba mag-vlog na lang kayo? O ngayon, hala sige, batikusin nyo yung pangako. Yung ano na naman dyan, 100 billion. Oh, si Sara Duterte, pumunta ng Malaysia, pumunta ng Indonesia, nagrepresent siya doon. Oh, may dala siyang dolyares na pangako through mutual understanding and mga letter of intent. Oh, baka mamaya ang kabubuhan niya, ibalik nyo naman dito ha. Tapos hanapan nyo naman si PBBM, nasaan ang 100 billion, gago. Hindi pa pwedeng dalahin ni PBBM yung 100 billion. Intention pa lang yon ng US at Japan. Huwag kayong mangmadali. Hindi kayo naghirap. Okay? Dahil po yan sa tiwala ng Japan at saka US, businessman at saka government, ayun, they signify their intention to invest amounting at least $100 billion. O yung 1980s na semiconductor, babalik po dito sa ating bansa. O, sabi ni Mando, oy, wag nyo pangarapin, iupo yan. Baka ilagay sa account niya yung $100 billion. Sabi po ni Rowena, okay, buti nga lang at matatalino ang mga BBM vloggers. Kasi alam mo kung bakit, ma'am? Milya-milya man talaga yung agwat ng mga pro-government vloggers. Kasi ang ginagamit ng pro-government vloggers sa pag-depender dito, issue lang sa gobyerno. Okay? Kasi, bobo ang mga DDS vlogger. Kung sila yung mga, kung sila po ang mga hari, wala na. Nakita pa nga sa video, katangahan ni Sara eh, nagkamali siya ng pwesto kaya lumipat. Ay nako, Diyos ko. Okay. Hinamon pala ni Carpio si Digong noon ng debate tungkol sa West Philippine Sea. Di lumaban, siguro napahiya siya kay Carpio. Ininsulto na lang ni Digong si Carpio. Diyan lang man mahilig si Digong sa pang-iinsulto. O nagtapang-tapangan, nako, Diyos ko. Patawara Santissima. Diyan mahilig si Digong sa insulto. Tingnan mo yung Rappler. Oh, tuwang-tuwa ako noon nung ininsulto ni Rodrigo Duterte si Pia Ranada. Grabe, isa pa po ako sa mga sumaya. Utang ina, bubo palang presidente. Buang pala. Wala palang kwenta. Totoo. Ang Rappler, mayroong kamalian, mayroon ding magandang ginawa ang Rappler. Si Risa, sino ba yon? Si Maria Ressa, may kagagahan din, may katangahan din, pero may contribution din sa lipunan. Hindi naman lahat tao masama eh. Ang kasamaan ng tao, kabutihan sa iba. Ang kabutihan sa iba na ipinapakita ng isang tao, kamalian sa iba. Because that is the life's reality. Pero tingnan mo sa Marcos Duterte administration, puputang ina pa nila yung mga media.
Good day po, ingat. Ingot naman si Sarah. Di tama. Question niya doon, December 11 yun. Oh, di tama, correct. Di tama yung position niya, kaya lumipat. Si Sarah bobo, so expect na mas bobo ang mga Didisha vlogger. Uy, bobo daw kayo. Ahay, kawawa naman kayo. Yung iba nga dyan, masters on foreign relations. Very good in terms of discussing geopolitics. Wow. They became scholar of China only to find out, ang ina, kung ganyan lang man yung scholar, sayang lang gasto ng China sa iyo. Delikado. Nag-dollar sign na naman ang mata ng BP. Nakaupo. Delikado yan. Ano, uupo nyo si Sara Duterte para yung pinaghirapan ni PBBM, yung tiwala ng international leaders at international business community, kukunin lang ni Sara Duterte. Ano kayo na walang kahirap-hirap? Hello! Hindi kami papayag dun. Yung paglipat pala ni Sara is not wrong position, is nag-wrong position siya, kaya kinausap ng isang tao na bumalik sa tamang katayuan. Ah, akala ko, bumalik sa tamang katinuan. Kasi, yun na pala yung simula na hindi na pala matino yung kaisipan. O akala ko, kinausap siya na bumalik sa tamang katinuan. Bumalik pala sa tamang katayuan. Ah, okay. Kaya dapat, Sara Duterte, sabihan mo yung makakampi mo na lumugar sila sa tamang lugar. Pagsasampalin mo yung mga atat na iupo ka sa pagkapangulo. Dahil unang-una, kung hindi ka bobo, dapat yung position mo sa Department of Education, oh guys, guys, huwag kayong mag-alala guys ha. Tantararan! Tantararan! Sumipot yung hinamin, pero si Digong nabahag ang buntot. Tantararan! 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 Okay. Oh, tandararan, tandararan, tandararan. Oh. Tapos ang lakas magsabi ng DBS na nabudol tayo ni PBBM. Okay, paano 'yan? Naglabasa na mga baho ni Duterte. Sunod-sunod 'yan ang tunay na budol. Mga ugok talaga 'to, mga Banatero brothers. Weh, una saan na? Oh, April 11 na. Akala ko ba may lalabas kayo na video? O anong nilabas na video? Oh, ang video ngayon na kumakalat, video ni Baste, na bangag na bangag. Oh, nag-ano pa, naghihit-hit ng sigarilyo. Yon ang totoong questionable. Tantararan, tantararan, tantararan. Oh, di ba? Magrabig, Sir Glenn, naubos mo talaga to? Hindi naman. Padahan-dahan lang. Because for me, Coke is life. Coca-Cola! Coca-Cola Philippines, baka naman magpadala kayo dito sa bahay. Oh, June 12 pa nga daw, Sir Glenn, kailangan pa niya ng pagkunta ko, Diyos ko, Patawara Santissima. Akala ko nga ilabas na yung Coca-Cola calling the attention of Coca-Cola Company. Please contact me. Oo, I am just simply endorsing your products. Oh, I'm holding your products. Oh, libre po to sa channel ko. Baka naman, sa may konsensya lang, baka magpadala kayo dito ng kahakahang Coca-Cola. O ako ay nananawagan po sa distributor ng Coca-Cola. Ever since the world began, nagkaroon na po ako ng pagmamahal sa Coca-Cola. Coca-Cola Philippines, please contact Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino. Andyan po yung contact number ko. Andyan yung email address ko. Hanapin niyo ako. I'm waiting for the sponsor. Yes, Connor. Bakit Coke? Eh, sabi nila cocaine di we. Oh, sabi nila noon ni. Eh. 'Di ba ginamit nila yung 'di ba ginamit po nila yung Coca-Cola? Oh, ako po yung isa sa mga nag-vlog doon. Tinira ko ng tinira doon si Kwan, si Ruena Guanson. Ginamit pa ng gaga na madre. O abnormal na madre, at saka yung mga pari pang abno, oh. Inaway ko yun, yung mga pari na yun, at saka mga madre na yun, nung panahon ng elections. Oh, sinagot pa nga ako ng isang pari na nagbablog-blog. O hindi niya kaya yung pangbablog ko. Ayun, tahimik siya.
Oh, magko-convert lemon juice ka. Ay, Diyos ko, you know, pepino is my favorite. Baka fentanyl ipadala sa... Baka fentanyl, Diyos ko, Lord. Pag fentanyl po yun, te, ay nako, mangyayari po dyan galing kay Digong yan. Kapag fentanyl ang ipadala sa akin, sponsor ko na lang kay Digong. Ayan, di pa natapos paano i-edit ang video ng Polvoron. Gamitin nila yung artificial intelligence. Yung cocaine, di ba yung coke? Kasi di ba, ngiwi daw si PBBM, kaya addict daw ng cocaine. O kaya ang ginamit nila, coke. O. Sis Beth, pwede. Ask natin. Uy, Diyos ko, sabi ko nga, 2 oras lang at sa kalahati. So magtatatlong oras na pala ako. Sige, ubusin ko na. Pag ang dalaga gusto ng coke, may karanasan na siya. Ay, really? Paano mo nalaman yan? Na kapag ang dalaga pala, pag gusto ang coke, may karanasan na siya. So pag halimbawa, hindi niya gusto, o gusto niya pang makaranas pa lang. Sis, ay ano kaya narigaluhan natin sa birthday niya, sabi ni Ate Beth M. Fentanyl. Okay, shout out sa inyong lahat ha. Good morning. Oh, actually hinamon pa ngayon si Rodrigo Duterte ng barilan. Ang naghamon sumipot, ang hinamon natakot. Tapos ang lakas magsabi nila, no? Hay nako. Pag ang dalaga gusto ng Pepsi, wala pang karanasan. Pag ang dalaga gusto ng Coke, may karanasan na. Ah. Paano kung Sprite, Sir Danny? Ano po 'yun? Sis, ay, ibigay ko contact number ko sa'yo. Call ka sa akin ni Monday, Tuesday, and Wednesday. O, grabe. Meron lang call-call na. Call-call ang nalalaman nyo. Pero sa mga manyakis, sa mga palautog, ayun, jackol ang kanilang... jackol, o. Oh. Ibig sabihin ng jackol, may pamangkin ako. Nasaan ang cellphone ko? Jackol, o. Oh. Tinuro niya. Ibig sabihin, nandyan pala sa ibabaw ng mesa ang cellphone ko. Uncle, yung tawag niya, shortcut yan siya ng yung call. Shortcut ng uncle. Okay? So, tinanong ko yung pamangkin ko, nasaan po mo, nasaan yung cellphone ko? Sabi ng pamangkin ko, Jackol! O, ibig sabihin, nandito sa ibabaw ng mesa. Entindihan nyo? Kayo talaga, mga bastos kayo na mga Duterte supporter kayo, ha? O, hindi po kabastusan yung Jackol sa aming mga Ilonggo. Ja or dia. Yon, shortcut yon. Kasi naghahanap ako ng coke. Nasaan ang coke? Oh, Jackol, sa rape. Hindi sa rape. Okay, shout out sa inyong lahat. O, ayan na mga kaibigan, mga DD Sheets. Kung gusto ninyong iupo si Sara Duterte sa upuan ng Pangulo, ang advice ko sa inyo bago nyo siya iupo sa upuan ng Pangulo si Sara Duterte, butasan nyo muna yung puwet niya. Butasan niyo yung upuan ng presidente, lagyan ng arinula sa baba para mag-ihi siya at saka magtai siya, tatanggalin na lang. Huwag po siya ang kondisyon, huwag siyang tumayo. O kung gusto niyo mag 50 years siya na magiging presidente, okay, 50 years siya na nakaupo diyan. Bawal magtayo, tayo. Kasi hindi naman yan tatayuan. Okay? So ngayon, kaya si Sara Duterte ay puro no comment para maging totohanan na lang. Tanggalin nyo yung dila niya. Pagkatapos, pilayan nyo siya. Ayaw nyo man kasi mag-foreign trips ang Pangulo. O, maging Pangulo na si Sara Duterte, o di, kapag pilay na siya, di siya makalakad. Hindi siya makatravel. O, dyan na lang siya po sa Malacanang. Pagkatapos, ganito ang mangyari. Okay? Magbigay kayo, magdala kayo, lagyan nyo ang harapan niya ng napakalaking TV. Yung smart TV. Tapos, yung mga papanood lang, basketball. Yon. Kita nyo? Yan ang advice ko sa inyo. Para hindi po kayo mag-ano ba? Para hindi po kayo mahirapan. No? Tinuturuan ko na kayo. 12 minutes na lang. Sabi ko kanina, 2 oras lang at saka kalahati. Tapos umabot ngayon ng 3 oras yung live streaming ko. Ang ganda nyo kasi kausap eh. Mga DDS, mga silent viewer. Tingi si Sara kay Kebs ng Inidoro na gawa sa Diamond. Yun na lang yung kanyang upuan.
Ayan, sabi ni Nancy Maravilla, Jesus, my goodness. Sabi ni Nexon Mendoza, Sir Glenn, ano tawag sa bola ng basketball? Bola-bola. Bola-bola. Basketball na mahilig manuntok. Oh, kasi nga si Sara Duterte ngayon ay nagiging undertaker na. Hindi na siya caretaker, kundi undertaker. Dakilang alalay ni Bersamin. Wawa naman. Pag umalis si PBBM sa bansa, ang caretaker iisa, si Sara ngayon tatlo na. Si Sara sa gitna, may dalawang bodyguard. O, yan ang totoo. Binabantayan. Kasi hindi nakatikatiwala eh. Paano yan? Tapos gusto niya pa maging pangulo. Eh si Sara Duterte nga, surrender na nga yan eh. Ayaw niya nga eh. Tatakbo siya, ayaw. Tatakbo, ayaw. Tatakbo, ayaw. Dahil wala siyang sariling mindset. Nakadepende yung utak niya sa ano? Scriptwriter. At saka mga political strategist niya na mga bobo naman. Ma'am Rowena, hello po. Basketball na mahilig manuntok. Oh, si Sara Duterte ngayon, hindi na caretaker lang talaga. Undertaker na lang. Dakilang alalay ni Bersamin. Oh, DDS, masakit ba? Ibala kayo kung ano yung interpretation nyo. Basta ako, yun yung akin. Huwag nyo lang akong patayin sa panaginip nyo. 10 minutes na lang po ang maiwan. Oh, Jordan Renado, good katuwaan ng lang ha, good vibes. Oh, Atay Sad aning Jackal name. Shout out sa inyo sis Beth. Ngayon ko kay Sir Glenn, okay. Ayan, shout out sa inyo. Good afternoon, good morning. Sa hindi pa po nakapag-share diyan, mag-share na po kayo. Okay, thanks po. Nakakaalis kayo ng pagod. Uy, maraming salamat, Nancy Barabilia. Alam nyo, pag ganyan yung mga naririnig ko, mga nakakaalis ng pagod, nakakatuwa, I'm so happy. No? Raniero Barsi, shout out. Okay? Thank you very much. Oh, sabi ni Sir Nadir Renado, Infinite Swim TV, got to go. Ingat po kayo. 9 minutes left before we depart each other. Pansamantala. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nag-comment at maraming salamat sa mga nagla-like at maraming salamat sa mga nagsa-subscribe. Konti na lang, guys. Okay? Konti na lang maabot na natin ang 20,000 subscribers. Okay, ganito ha. So mga DD Sheds, tandaan po ninyo na ang Japan at saka US mag-invest ng 100 billion sa Pilipinas. Ang advice ko sa inyo, huwag masyado munang manood ng YouTube para hindi nyo makita to, kasi alam ko po na, ano, okay, konti na lang, bubuhos na yung coke. Mga DDS, Duterte diehard supporters, lalo na yung mga vloggers, ang advice ko sa inyo, para hindi kayo ma-heatstroke, para hindi kayo ma-paralyze, ang gagawin po ninyo, huwag muna kayong manood ng balita. Dahil headlines ngayon sa balita, yung gustong i-invest ng US at Japan sa Pilipinas, amounting 100 billion. Alam ko po at nauunawaan ko po, dahil tanga at saka mga bobo kayo, nauunawaan ko talaga na dahilan ng inyong inis, o naiinis kayo, naiinggit kayo, kaya sumasakit ang mga dibdib ninyo. So may concern pa rin ako sa inyo kahit binubutata ko kayo, okay? Sa lahat ng mga katarogo, maraming maraming salamat. Next katarogo, kain ka ng pulburon at inom ka ng coke para galitin ang mga DBS at saka mga DDS. Okay? Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Noon ang caretaker ng bansa ay iisa. Si Sara. Ngayon, ang caretaker ay tatlo na. Sa gitna si Sara, dalawang mga bodyguard pa. Dahil kaduda-duda na, may traidor na ama. May deal pala sa China. Pasekreto pa. May bubong vloggers pa. Ginawang followers at subscribers na tanga. Nagpalabas ng video, peke pala. Pangit pala. Oh, unti-unti na silang napipilayan. Oh, cancel ata yung rally nila. Hay, mabuti naman at wala ng rally.
hindi na makapag-show yung mga palautog. Kasi yung rally nila mausog, hindi po maisog rally 'yon. Mautog rally po 'yon. So cancel pa lang rally niyo. Ay naku, si Digong ang frontline tapos cancel. Akala ko ba makapangyarihan si Digong? Akala ko ba narerespeto si Digong? Eh ano pa lang nangyari diyan? Kaya nagwa-wild pala si Baste dahil po sa na-suspended yung kalyado nila na governor. Dahil sa Tatsulok laging nasa tuktok, walang nagawa, puro Undertaker na lang. Oh, saramaw ninyo. Undertaker, hindi na caretaker lang. Cancel rally nila kasi di na makalakad si Digong nila. Sir, napanood ko yung joke na yan, sabi ni Ate Beth M. Okay, pautal-utal pa. Yan ang problema. Rapper is in the house. Okay, sis. Unti-unti na sila napipilayan. Yan ang problema sa inyo mga Sara Duterte supporters. Hindi kayo nag-iisip. Naniniwala kayo sa mga vlogger na walang isip, mga bobo at saka mga tanga. Hindi po ninyo nauunawaan na kayo po ay pinaglalaruan lamang ng mga Duterte. Ginagawa kayo mga bobo at mga tanga. At nagiging mga alinga nga kayo sa kakapanood po ninyo sa mga vloggers na nagpapalabas po ng walang kwentang komentaryo. Gusto po magpapanood kayo ng mga splice video na puro kasinungalingan at katarantaduhan at kabubuhan. O ngayon, hindi kayo makaka-comment sa mga live ng mga pro-government vloggers dahil sunog na sunog yung mga gusto ninyong suportahang mga animal kayo. Yan. Yan ang problema sa inyo. Cartoon Network talaga sila, Duterte. Cartoon Network, sabi ni Arnold Lopez. Nababaitan kasi sila kay PBBM. Yan tuloy. Oh. May wheelchair na naman. Cancel yung rally nila. Kayo ba naman? Ay, nako. So, paano na yan? Cancel yung mga rally ninyo. So, ibig sabihin sa sarili yung baluarte, cancel. Tapos, sabihin naman ni Coach Oli, mga duwag daw, takot daw sa rally. Hoy, Coach! Sino ba nagsabi na takot ang mga Pilipino sa rally ninyo? My God! Hindi niya kami natakot, 7 araw rally ng kindum-kundum nyo. Wala naman nagawa. Yan ang problema sa inyo eh. Oh, 4 na oras na lamang or 4 na minuto na lamang po at magpapaalam. Grabe, hindi ko naubos oh. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Kaya ang advice ko, balutin na. Matagal na silang pilay, di lang sila aware sa bagal kasi ng katakbo ng kanilang utak. Sa bagal ng takbo ng utak ng mga Duterte, hindi nila alam na matagal na silang pilay. Alam mo guys, sa totoo lang talaga, ang sumira sa mga pangalan ng mga Duterte, Duterte din. Ang sumira kay Sara, si Sara din. Ang sumira kay Digong, si Digong din. Okay? So, at saka yung mga tao mga nakapalibot sa kanila, questionable. Nakasalubong ko si Kibolo kanina, pagala-gala pa. O, yun pala, naging daga na. O, yan ang totoo po dyan, sabi ni Nexon Mendoza. Matagal na silang pilay, di lang sila aware sa bagal ng takbo ng kanilang mga utak. So, DDS supporters, I don't have any intention to malign. I don't have any intention to destroy the image and of course the credibility of the Vice President and the Dutertes. I am here to inform my subscribers and fellow Filipinos who believe my principles a lot. And they are enlightened the moment that I am doing live streaming. My point here is that I am a Filipinos. I have the right to tell whatever I feel. No, yung ano man ang nararamdaman ko. Because I disappointed sa gusto ninyong iupo at ipalit kay PBBM. May nga hinayupa kayo. Hindi kayo makakaintindi. 4 na taon ang pamumuno ng presidente. Tapos gusto ninyo magpasarap lang? Gusto ninyo anihin kung ano yung pinaghirapan ni PBBM? Gusto ninyo pabagsakin ang gobyerno? Gusto ninyo ipalit si Sara na walang alam? Na walang delikadesa? O ginagaga ninyo si Sara Duterte? Ikaw, Sara Duterte, mag-isip ka. Ginagamit ka ng mga followers at mga tagabo, mga sumusuporta sa iyo, inuuto ka lang. So discern, ang ganda ng Pilipinas kung nakikipag-cooperate ka. Kapal ng mukha ninyo, sinabi, protect
PDDM pagkatapos hayaan mo yung gusto mong pabagsak sa presidente mo? Oh, hindi ang buong Mindanao susuportahan ba yung gusto ng Duterte na kumala sa Pilipinas? Ni hindi na nga matuloy ang palautog rally nila, susuportahan pa? O isa lang ang kumpas nila para manira sa administration, that is true. Oh, hindi kasi mga bobo sila at mga tanga, hindi nila naisip na ano, na habang sinisira nila si PBBM, nalulubog sa Kumonoy ang political career ng mga Duterte. May karapatan ako magbatikos kay Sara dahil binuto ko siya. Kaya huwag ninyo akong tigilan mga DDS kapag nagsalita ako dito laban sa Vice President. I feel frustrated. Gaya ng pag-frustrate ninyo na walang dahilan sa Pangulo. Ako may dahilan kung bakit ako na-frustrate sa pangalawang Pangulo. Oh, kaya kung nagagalit kayo sa akin, magalit lang kayo. Pero sana naman huwag kayo ma-stroke at huwag kayo mamatay dyan na di oras sa galit sa akin. Dahil hindi naman po yan. No? Oh, wow, mag-invest na yan for gas, sabi ni Lucille Ponce. Alam na mga foreign leaders ang ginawa ni Saramaw. That is correct. Sipin mo, magka-tandem, pagkatapos sinakayaan lang, pabagsakin ng kapatid niya ang Pangulo at saka ang tatay niya, hangag, gagagaga. Ay, naku, my God. Shout out everyone at maraming salamat. Okay? Domo arigato gozaimasu. And thank you. Tawa si ano, Sir Miss Rodriguez. Maraming salamat at mayroon na naman tayong tatlong oras na pinagsamahan ngayon. No? 5 hours and 30 minutes yung ating live streaming mula kanina hanggang ngayon. Kami BBM at Tito Soto, binoto namin. Huwag suportahan ang mga Duterte-Duterte tandem. Kasi pag Duterte-Duterte tandem, Dodo at saka Titi ang inyong iboboto dyan. Huwag nyo naman por Diyos por Santo suportahan ang Chong, ang Glenn Chong at saka Go, kasi magiging Chong Go ang iboboto nyo. Huwag nyo namang suportahan yung Bongo at saka Bato, kasi magiging Boba ang suportahan ninyo. Huwag naman suportahan yung Robin at saka Sara, kasi magiging Saro po yan or magiging Onggoy po yan. Okay? Please lang. Oh, kumita na kasi pamura-murang presidente. Sabi ni Arnold. Ano kasi Sir Glenn, ang BF ni Aimee, Chinese, Singaporean tycoon, billionaire, kaya pro-China siya. Wow! Ganon? O, makoko, toli lang, gonsa mo, sabi ni Infinite Stream. Okay, bye-bye na. Shout out and bye-bye. Maraming. Hasta la vista, baby. Adios. Por Dios, por Santos. Okay? Okay, bye-bye and God bless everyone. Maraming salamat. And good night. So hindi natin alam kung makapag-live pa tayo. It's already 5:10 na ng hapon. Bye-bye and God bless everyone. Thank you so much. Sayonara, carbonara. Sabi ni Infinite Stream. Sayonara, carbonara. Adios, patria adorada. Oh. Wasak na wasak ang puso ni Sara ngayon. Hindi lang nagpapahalata. Bye! EDS, huwag mapakatanga. Makinig kayo sa amin ng mga pro-government vlogger. Masaya pa kayo. Magkautot-utot pa kayo sa tawa. Hindi pa kayo magiging bobo at tanga. Ang mga Pilipino... Binuto lang si Sara Duterte sa pangalawang pangulo dahil lamang po kay PBBM. Sagot, ako rin, mga Pilipino na nandito sa channel ko, mga Pilipino na sumusuporta sa channel ko, nais ko may paalam sa inyo. Binuto lang si Sara sa pagkapangalawang pangulo dahil po sa ating mahal nating PBBM na pangulo. Sagot, ako rin. Unti-unting nawawala ang tiwala kay Sara. Bye.